Okay. So, kung okay yung audio natin, lahat ready na for the coaching, panel coaching for subject and question document. So, sa palagay ko, pwede na siguro tayo mag-start na, no? Okay, pwede na raw tayo mag-start. Okay, so let's begin. Ito, question number one. What do you know that fluid or viscous marking material that was used for writing or printing? Viscous marking material. Pwede bang gamitin glass yung chalk for writing or printing? Siguro, pwede. Pero bihira natin gamitin yan. For printing. For writing, pwede. For printing, pero di pa nakita ng chalk. Coal, uling, siguro, pwede. Pen, hindi ko masabi kasi hindi to viscous marking. Hindi siya fluid eh. Tsaka yung chalk, hindi rin fluid. Yung coal, hindi rin fluid. Pero pwede silang pansulat. Ang inaanap kasi rito, last, fluid. So, among the choices, ang fluid lang naman dito is the ink. Correct? So, if you try to analyze the choices, as long as the question, pag ikukumpara mo sila, ang inaanap ko sa tanong last, fluid. Among the choices, ink lang naman dyan ang matuturing nating fluid. Kaya ang answer dyan is the ink. Okay, correct. Wala ba sound? Okay. May tanong si Sir Ricardo. May tanong ka si Ricardo? Walang sound? Wala akong sound? Walang audio? Ah, meron daw. Ayun, meron na. Okay, okay. Kaya sabi na nila sa pagsagot ng, thank you, sa pagsagot ng mark exam, hindi lang naman choices ang analyze mo eh. Ay, hindi lang question ang analyze natin, pati yung choices, you need to analyze also the choices. Ay, meron pala itong QRC. Good evening. Kamano? Kano mo si emblem? Si emblem, kamano? Relative mo siya? From Sulu. Layo ah. Ah, malayo ka maka. Okay. So again ah, kaya sinagot natin din last ay ink. Because among the choices, ink lang naman glass, ang fluid dito, fluid. Kasi yung chalk, hindi naman fluid. Yung coal, hindi fluid. Pati yung pen, hindi fluid. Pangalawa, ink lang ang pwede sa writing at sa printing. Yan ang ginagamit natin. So the answer is the ink. So very easy, di ba? Kaya nga sabi kasi yung last, pagdating ng revisics, napakadali eh. Walang kabuhay-buhay ng mga tanong. Kumaga eh, parang kung titingnan nyo class, yung mga tanong na binibigay sa revisics, parang isang klaseng pang may menu sa kakayahan nyo na sumagot ng isang mahirap na tanong. Na parang yung wala silang tiwala sa na sagutin yung isang napakahirap na tanong, kaya di ka binibigay ng mahirap na tanong dito sa subject na criminalistics. Kasi sobrang dali. Wala pa ako na-encounter na mahirap na tanong sa criminalistics eh. Halos lahat madadali eh. Kaya ito lang class ang tinuturo ko talaga. Hindi ako nagtuturo ng Leia, sociology, o ibang subject. Dati kasi nagturo ako ng Leia katulad ng ano, yung organized ay CDI. Nagturo ako dati class ng CDI, ang nangyari, yung organized crime, tinuro ko, CDI yun, di ba? Nung tinuro ko, naging disorganized crime eh. May award ako, pero nakalimutan ko na, matagal na yun. Matagal na siya. Ay, nakalimutan ko. Ay, nagturo ko ng organized crime. Yes, dati yun. Nung ako'y bata pa, pero katagalan, makakalimutan mo rin kasi siya pag di mo ginagawa.
Kaya nung nagturo ako ng organized crime, sinubukan ko kung kaya pa. Naging disorganized. Disorganized crime siya. Nagturo ko ng patrol, hinahanap sa akin mga estudyante ko. Sabi ko, nasa labas, nagpapatrol. Kaya another one. Majority of question document cases are concerning with what? Concerning with? In the point of view of the policeman. Yes, tama yan. Proving authorship. Kasi nga raw sabi, the most common type of problem in question document that was the police are dealing is proving with authorship or to prove the authorship. Yan. In the point of view of a policeman. Another one. Dali lang, di ba? Walang kabuhay-buhay mga tanong. Ito pa. These are elements of handwriting which is regular, recurrent, and visually pleasing. Ano ang sagot last? D. What is that element of handwriting? Regular, recurrent, and visually. Ito, common sense din na sagot dito, class. Ayan, tama, rhythm. Rhythm. Tama. Kasi class, among the choices, rhythm lang naman class, ang matuturing nating element of handwriting. Among the choices that was provided by the examiner, rhythm lang dito ang matuturing nating element ng handwriting. Yung restricted, regulated, tsaka genuine, it's not an element of handwriting. Rhythm lang talaga. Ito yung tinatawag natin kasi na timing sa pagsusulat. Timing. Kaya nga sa aking class, pag mag-board na kayo, pumunta na kayo sa examination room. Ah, bago kayo pumunta dyan, bago kayo malis ng bahay, be sure na dala-dala nyo, bit-bit-bit nyo yung tinatawag natin common sense nyo. Okay, tsaka dapat physically conditioned kayo ha. Kung bago umalis, lahat ng dapat gawin, gawin na. Jumebs na rin kayo, umihi na kayo kasi baka nagkataon habang nasa gitna kayo ng exam, bigla kayo na jebs, problemang malaki yun. Mawawala kayo sa focus niyan. At check nyo rin, mga babae, baka bigla kayong magkaroon ng regla. Factor din yan. Baka may irita kayo. Mawala rin kayo sa focus. Diba? Kaya dapat. Ito na ba araw ko ngayon? Kailangan talaga physical condition tayo. Tulog. Another one. It is an ink that is composed of variety of fine soot known as the lamp black. It is known as the India ink. Ewan ko, ba't natatanong pa itong mga ink na to eh. Gawa raw sa uling, sa suit, o kaya lamp black, India ink. Lagut ink, siyempre, gawa sa lagut. Negrosin, gawa sa negrosin. Galotanate, may galotanate tayo. Parang kalawang ang kulay niya. As simple as that. Pa. What is that relative location of the pen in relation to paper surface which can also be a factor in the determination of the nature of shading on a slant? Ano yung tinatawag natin last na location of the pen? Una-una, hindi na pwede isagot dyan yung pen pressure. Kasi pag sinabing pen pressure last, it is the usual or normal pressure that was used by the writer. Yung pressure na ginagamit natin, pwedeng light, heavy, or moderate. Yan. Kasi class, pag sinabi natin relative location, we are referring to the pen position.
Kaya location of the pen, short for pen position. What is the position of the pen in relation to the paper surface? Example, ito yung paper surface. Ano ang location ng aking pen pag pinatong ko na yung pen sa paper surface? Usually, naka-diagonal. Yung ibang pen kasi, pag pinosisyon, naka-vertical. Yun ang pen position niya. Kaya, position of the pen in relation to paper surface. Okay? Iba kasi class yung pen hold. Pag sinabing pen hold, hold, may root word na hold. Ano ba yung hold? Paghawak. Correct? The manner of holding the barrel of the pen. Paano niya hinawakan yung kanyang pen? Katulad ko, paano ko hinahawakan yung pen ko? Diba? Ganito yung aking pen hold. Yan. Ito yung aking pen hold. Meron kasi iba sa inyo class, ang pen hold ganito. Nakita na kayong ganyang pen hold? Ito yung manner ng paghawak niya ng pen. May mga tao, pag humawak ng pen hold, pag ganito. Yan ang pag humawak ng pen, parang dirindiri. Yan, yun ang pen hold. Yung position ng pen in relation to paper surface, ayan yung pen position. Okay? Yung scope naman, kaya tinawag siyang scope, abot ng pen. Kaya sabi, sometimes the word connotes the meaning eh. Tingnan natin. Ano sagot? Yes, correct. Pen position. Pen position. So, wag kayo makonfuse sa pen position, pen scope, and pen hold. Tanggalin mo yung salitang pen. Maintindihan mo sila eh. Hold. Paano yung hold? Hawak. Manner of holding the barrel of the pen. Position. That refers to the location. Ano ang location ng pen in relation to paper surface? Pwede naka-diagonal or vertical. Yun ang position niya. Scope, abot. Reach of the pen while the wrist is at rest. Pag sinabing at rest, nakatungtong yung wrist. Scope, abot. So, ang problema kasi minsan, sa dami ng subject na nire-review natin, sa dami rin ng idea, tsaka mga knowledge na pumapasok sa utak natin, doon po nagkakaroon ng confusion, ng kalituhan. Lalo na pag yung mga term ay pare-parehas. O magkakatunog. At saka yung mga pangalan magkakaparehas. Katulad ng ano, si Herman Welker at William Herschel. Magkatunog yung pangalan nila. Pangalawa, parehas din silang gumamit ng palm print. Tama? Si Herman Welker at saka si William James Herschel, parehas lang gumamit ng palm print. Nga lang ang pagkakaiba nila, si Herman Welker may kinalaman sa prinsipyo ng tinatawag na permanency. Siya yung nagpatunay niyan ng prinsipyo ng permanency by printing his own palm twice. Si Herschel naman, ang inimprenta niya, yung hindi man fingerprint, palm print ng ibang tao, ng natives of India, in order to make to serve that in order to substitute the signature by means of palm print. So magkaiba sila. So wag kayong malilito. Para ding sa tinatawag nating class na ano, na diacritic, yung salitang diacritic at yung salitang dichrotic notch. Yung dichrotic notch sa polygraph yun. If I say dichrotic notch, it is a short horizontal notch found at the middle of the diastolic stem. Dichrotic notch. Sa QD, may binabanggit na diacritical mark. Diacritical mark, these are elements added to complete a letter. Without this element, without this character, the letter is not legible, the letter is not readable, the letter is not understandable by the reader. Parang I. Para makompleto yung letter I, lagi mo ng tuldok sa ibabaw. Diacritic yun. Yung T, para makompleto, lagi mo ng crossing bar. Diacritic yun. Para makompleto siya. Yung dichrotic notch, that is for polygraph. Ano pa? Sa QD, may binabanggit tayong eyelet. Sa fingerprint, meron ding binabanggit na eyelet.
Tama. Sa QD, may binabanggit na loop. May binabanggit na loop sa QD. Sa fingerprint, mayroon din binabanggit na loop. Isang klase ng pattern. Sa QD, mayroon din loop. Tinatawag ng oblong strokes. Kaya, pag may mga term na magkakatunog, almost the same, para hindi kayo ma... Yes, tama yan. Malito, lagyan nyo ng konting focus. Para maiwasan natin yung mga confusion. Katulad ng pen na, term na pen scope, pen hold, and the pen position. Okay, next, number 6. Ito tanong. A signature in a check was suspected to have been forged. The signatory does not remember categorically whether he had issued the said check. And then, the disputed signature was compared with genuine but both were with the same size and shape. So, what shall be the conclusion about the signature? So, meron nakita ang signature. Huh? According to examination, yung nung kinumpara niya yung signature dito sa standard, halos parehas eh. Sa size, sa shape, lahat parehas. So if you are the examiner, how will you conclude such signature? Ah, sabi niya, arch meron. Ay, hindi. Sa fingerprint, may arch. Sa QD, arc. Hindi arch, arc. Ayan. Para di ka rin malito, sir. Sa fingerprint, arch. Arch yun, may H. Pero sa QD, arc lang, arc. A-R-C, arc. Okay? Ayan. So, lagi, ba't may sagot ka agad kayo? Ah, teka lang. Lalagyan ko ng choices. Ah, lalagyan ko ng choices. May sagot ka agad kayo. Nagugulat ako eh. Eto, papakita ko pa yung sagot. Ito yung sagot. Ito yung choices. Ayan. What could be the answer for that question? Sagutin muna natin, ito ba ay forgery? Ito ba ay genuine? Is it forgery or not? Ang conclusion natin, forgery. Okay, forgery. So between C and D, ano tamang sagot? Kasi conclusion natin, forgery yun eh. Yes, letter D, correct. Sir, bakit po letter D? Bakit po letter D ang ating naging conclusion, sir? Kasi ito reason, no? Forgery, because no signature is exactly the same in all aspects when being compared. Ano po ibig sabihin niyan, sir? Wala siyang writing variation. Pag sinabi kasi natin, class, yan, yung writing variation, natatanong din yan eh. Pag sinabi kasing writing variation, class, these are normal or usual variation or changes that was found in repeated specimens of writing. Saan daw siya madalas makita? Repeated specimen of writing. Ano ba example, class, na repeated specimen of writing? Ang magandang example na repeated specimen of writing, class, ay yung tinatawag nating handwriting. Yung tinatawag nating name and signature. Yung madalas nating sinusulat. Yung lagi nating sinusulat. Paano depende sa mga nagpipirma? Ano ba depende sa nagpipirma? Kasi ganito yan eh. Pag sinabing natural variation, these are usual or normal deviation found. Saan daw natatagpuan? Found in repeated specimens of writing. An example na repeated specimens of writing, class, yung pangalan at pirma. Yung pangalan at pirma. Okay? Pansinin nyo, class, pag pipirma ka, pag gagawa ka ng pangalan, ulitin mo. Tapos ulitin mo uli. Tapos ulitin mo uli. Are they exactly alike? Pare-pares ba yung ginawang pirma? Di ba hindi? Nakakatawa
Lapit na ra matapos. Hindi, kasi simula pa lang natin. Lapit na matapos. Kasi simula pa lang natin. Pinapanervyos mo yung kamapasok lang eh. Kasi simula pa lang. Ito naman. Okay? Pumirma ka, class. Sulat mo pangalan mo. O kaya pumirma ka. Pirma ka uli. Pirma ka uli. Ulit-ulitin mo yung pirma mo. Tingnan mo yung pirma mo. Are they exactly alike? Ha? Are they exactly alike? Di ba hindi? May pagkakaiba-iba sila eh. Yun yung tinatawag natin, yun yung tinatawag nating class na writing variation. Normal or usual variation found in repeated specimens of writing. Ibig sabihin class, yung natural variation, tinuturing siyang essential element ng bawat sulat natin. Ibig sabihin, isa siyang sign ng genuineness. Okay? Ito ay isang sign ng genuineness, yung natural variation. So pag nakita mo sa isang sulat, sa isang peking pirma, sa isang questionable pirma, question signature, kamukhang-kamukha ng genuine, kamukhang-kamukha ng standard, paano magkamukha? Yung size, yung shape, yung proportion, yung form, kamukhang-kamukha, ibig sabihin walang writing variation, peke yan. Peke. Sir, bakit po peke? Yes, trace forgery siya. Ba't po kamukhang-kamukha, sir? Ba't po pati yung shape, size, proportion, kamukhang-kamukha ng gen? Kasi binakat eh. Binakat. Okay? May tatlong klase, klase ng forgery. Or forged signature na sinasabi. Yung simple, pangalawa, simulated, pangatlo, yung trace. Okay? Pag sinabing simple class, hindi na gumagaya to sa genuine. Hindi siya kumukopya sa model signature. Ibig sabihin, yung pirma mong ginawa, iba sa actual na pirma. Iba ang itsura. Kasi hindi ka gumagaya sa genuine. Eh. Yes, without similarities, without likeness. Because the forger is not attempting to make a copy. Hindi kumukopya sa genuine. Yun ang simple. Ayan. No effort. Tama. Para madali kayong makarelate, madali nyo maintindihan, ito yung madalas yung ginagawang pirma sa mga classmates nyo na pagka-absent. Na pag si teacher, nagpa-attendance sa isang yellow pad, i-attendance mo yung classmate mo, tapos sa tabi ng pangalan niya, ipipirma mo siya. Yung pirma ba bang ginawa, kamukha ng pirma niya? Ginaya mo ba ang pirma niya? Di ba hindi? Gumawa ka ng ibang pirma. Yan example ng simple forgery. The forger do not copying the genuine signature. So therefore, the result has no resemblance with the genuine. Dalawa lang naman class ang kamukha ng genuine. Dalawa lang. Or kamukha ng model. Dalawa lang. Yung simulated forgery at trace forgery. Anong pagkakaiba nila, sir? Sa simulated forgery, kinokopya. It was created through copying. Kinokopya. Paano pagkopya? Ito ay kinopya sa pamamagitan ng freehand imitation. Wala nang instrumentong ginagamit. Yes, freehand. Ayun, tracer, paano po kinopya? Pagbabakat naman yun. We are just transferring, the forger is just transferring the outline of the genuine to the fraudulent document. Tinatransfer niya lang yung outline. Kaya ang resulta, yung laki, yung size, yung proportion, lahat kamukhang-kamukha netong genuine. Kasi binakat niya lang to. So therefore it is forgery. So therefore class ha, yung changes na sinasabi nating writer variation, essential element siya ng bawat pirma, bawat sulat. At tatandaan din natin last,
pag merong bagay na pwedeng makasira, o pwedeng makasira, pwedeng makaapekto sa ating pagsulat, di ba, meron tayong tinatawag na factors and circumstances that can affect the writer's ability to write, that can affect our handwriting characteristics. May mga ganong factor eh. Ah, pag merong ganong factor class na pwedeng makaapekto sa ating sulat, tatandaan nyo, ang resulta niyan laging papangit. Hindi siya nagpapaganda. Katulad ng ano, kalasingan, intoxication. Diba? Yes, kasama rin dyan ang tremors. Panginginig naman yan, shaky stroke. Pumaganda ba ang sulat natin? Hindi, pumapangit. Kaya result talaga niyan, deterioration. Ano pa, patig? Kapaguran. Pati nga yung tao, pagkapagod, pumapangit din eh. Diba? Then yung tao pagkahagard, pangit eh. Pero yung nangyari sa'yo, haggard ka eh. Pangit mo ngayon. Ngayon, suklay ka nga. Mag-ilamos ka dun. Haggard siya. Kaya pati sa mukha, nakapangit ang pangit. Kaya siguro, pag nakita mo, lagi siyang pangit, baka lagi rin siyang pagod. Ganun maging interest natin. Diba? Another question. Aray. Napa-aray si ma'am. Aray daw, aray. Agoy. Wow. Love ko ba din siya kahit pagod na? Wow naman. Kahit pagod. Okay, next. Question number 7. Question document examination is known by many names except one. Alin dito ang hindi natin pwedeng itawag sa tinatawag nating handwriting examination or document examination. Sa document examination class, pwedeng tawagin handwriting examination. Pwedeng tawagin forensic document examination. Pwedeng siyang tawagin bilang handwriting analysis. Pero hindi pwede yung document classification. Pagtawag. Ang hindi pwede yung last document classification. Kasi examination eh. So pwede rin yung last yung analysis. Analysis is also a form of examination. Document classification hindi pwede. Bandali lang. Puro gagamit ka lang ng elimination process, konting common sense. Okay na eh. 8. It is known as the process in which illegible writing. Pag sinabi natin last na illegible writing, hindi nakikita ng mata. Hindi mabasa ng mata. Maaring binura, maaring tinakpan ng superimposing ink. Kaya naging illegible. So since illegible siya, not readable to the eye, ha? Ang ginawa niya, ang ginawa ng examiner was developed or brought back on the surface of the paper itself. What is the process that was conducted by the examiner? The process conducted by an examiner in which illegible, unreadable, or not visible to the eye na form of writing was made, developed, or brought back on the surface of the paper itself. Ito yung tinatawag na yes, restoration. Came from the word restore. Pagbabalik sa dati. Pagbabalik ng nawala o hindi makita. Iba class ang desiperment. Ang desiperment, not necessarily, binabalik mo sa dati yung writing sa document. Not exactly doing that. Sa desiperment kasi class, inaalam mo lang. You are just trying to determine. You are just trying to examine, to know the eligible writing. Katulad ng paggamit ng infrared photography sa mga kaso ng tinatawag nating obliteration. Diba sabi natin, the best way to examine obliterated writing is through infrared light photography. So yung sulat na natakpan, hindi mo naman binalik sa dokumento eh.
hindi mo na ibalik yung pagkakita sa kanya, hindi mo binalik, inalam mo lang. Ganun pa rin ang kanyang itsura. Inalam mo nga lang. Ang tawag sa ginawa mo, deciperment, decipher. Kaya magkaiba class ang deciperment sa tinatawag. Kaya class iba ang tinatawag nating deciperment sa tinatawag nating restoration. Ang restoration, yung sulat na nabura, yung sulat hindi makita, na ibalik sa dati. Nakita uli, nababasa uli. Sa deciperment class, hindi mo na kailangan gawin. Ibalik sa dati. Basta naalam mo lang, nalaman mo lang, ha, katulad ng paggamit ng internet photography, masabi nga natin sa photography, isa sa mga gamit ng photography can make invisible writing visible. So, deciperment ang tawag doon. Para madali kayong makarelate, di ba? Minsan, meron tayong nakita yung babae pag nakapalda, eh, yung palda niya nakaipit doon sa puwet. May mga ganong sistema pangyayari, di ba? Umiipit yung palda niya sa puwet. Kasi yung kakilala ko, inabal yung babae kasi nakaipit yung palda niya sa puwet, eh. Nagmagandang loob siya. Nang paglapit niya sa babae, inila niya yung palda. Inila niya. Nagulat yung babae, inampal siya. Kaso dalawang beses siya sinampal, eh. Alam niyo bakit dalawang beses sinampal? Binalik niya, eh. Inampal siya ulit. Yun ang restoration. Naintindihan niyo na. Diba? Nung hinila niya yung palda, nagulat yung babae, inampal siya, bastos. Binilik siya pagkakaipit. Nung binilik siya pagkakaipit, inampal ulit siya. An example ng restoration. Parang sa correctional institution, di ba, may restoration din. Ayan. Parang sa tinatawag class na ano, na correctional administration, di ba, may ano din, may restoration din. Yung gap na meron sa biktima at dun sa kriminal, pinagkakasundo natin sila, eh. Pinagbabati natin sila. Ito example class ng restoration. Para yung sama ng loob sa pagitan ng biktima at nung offender, mawalaan na yun. That is a form of restoration. Kaya nga tawag natin dyan ngayon, dati tawag yan penology. Ngayon hindi na. Ang bagong term natin sa correctional, more on rehabilitation. We are trying to correct the bad behavior of the person. Kino-correct. Kaya mapapansin nyo kasi ang tawag natin ngayon sa mga bilibid, correctional facility. Dati tawag natin prison facility. Kaya dati ang tawag sa mga tao na nagme-maintain ng prison, prison guard. Pero ngayon hindi na, eh. Tawag na sa nila correctional officer. Bakit? Kasi mga tao nagkakasala, kinokorek. Minsan tinatawag din silang ospital. Kasi ang tawag natin minsan sa krimen, it is a social disease that requires therapeutic intervention. Ginagamot sila. Di ba? Kaya dalawang klase correctional natin, eh. Isang institutional, isang non-institutional. Parang ospital nga, na pag yung sakit mo malala, kailangan i-confine sa ospital, ilalagay ka sa facility. Ba ganon? Pero pag yung sakit mo, medyo pwedeng outpatient, pwede ka sa probation. Pwede ka sa parole. Di ba ginagamot? Di ba parang ospital din? May confinement at merong outpatient. Kasi ginagamot natin yung sakit niya. Ba't siya nagkasala? Totoo naman yung class. Ang tao kasi nagkasala, may sakit. Kasi ang krimen, it is a social disease that requires therapeutic intervention. Yung tao nagkasala, may sakit. Ang tao nagkasala, merong social disease na dapat mong magamot. Totoo yung class. Tanungin mo, nung nag-interview kami sa, ano, nag-interview kami sa may New Bibled Prison, nung uso pa yung RLE, tanungin mo, ba't mo napatay? Sinapak ako, eh.
Nagdilim yung paningin ko. Naksak ko. Di may sakit sa mata. Di ba ganun? Nagdilim daw yung paningin niya, di sinaksak niya. Di masakit yung mata niya, may diferensya sa mata. Ba't mo tinadyakan? Nagpanting yung tenga ko eh. Kung ano sinasabi, di ba sakit sa pandinig? Eh, totoo yan. Social disease that requires therapeutic. Ginagamot natin yan. Kaya dapat, yung isang correctional administration manggagamot yan. Diba? Ganun yan. Next, Mr. Chu. Pinago ko na yung pangalan. Hindi maganda kasi pangalan nito eh. Mr. Chu made a poor signature by freehand movement and with constant practice. The poor signature can be classified as what? What kind of forgery? Pinapractice pa raw. Bago i-transfer yung actual na ginawa niya. May practice, may rehearsal. Ito yung tinatawag na yes, simulated forgery, freehand movement. Tama, tama. Yung simulated forgery class, makukumpara natin to sa tinatawag nating ano eh. Makukumpara yan to sa tinatawag nating copybook form. Ano ba yung copybook? Yung copybook form class, yung mga illustration ng mga letra nakasulat sa whiteboard, ginagaya ng bata. Kung ano yung shape, kung ano yung appearance ng mga letra, ginagaya lang nila. Ini-imitate. Parang sa freehand imitation. Kaya ang ginagawa nila, hindi writing. It is just a mere drawing. Okay? Kaya yung mga hindi familiar sa writing process, pangit magsulat yan eh. Yung mga illiterate, pangit magsulat. Kaya pag naitan yung class, ang tao maganda magsulat, maayos, malinis. Ang presumption natin yan, yung taong nagsulat yan, educated individual. Kasi nakapag-aral, nagkaroon siya ng chance na ma-improve yung kanyang writing. Napaganda niya. Kaya kung kukumpara yung sulat nyo sa mga kapatid nyo nasa elementary, mas maayos ang sulat nyo. Mas maganda. Kasi may mga tao ngayon class, kahit matanda na, hindi pa rin marunong magsulat eh. Kasi pag di ka marunong magsulat, di ka rin marunong magbasa. Di ba ganon? May kilala akong ganyang class. Matanda na siya nung nag-aral siya. 60 years old na nga siya eh. Nung pumasok siya sa grade 1, nabutan nga siya ng K-12. Pag pumapasok siya class, lagi niyang kasama yung aso niya. Kasama niya lagi aso niya pag pumapasok siya. Hanggang sa dumating yung panahon, napansin namin, hindi niya nakasama yung aso. Siya na lang ang pumapasok. Wala na yung aso. Alam niyo ba kung ano nangyari sa aso? Ha? Alam niyo na nangyari sa aso? Alam niyo nangyari sa aso? Patay na yung aso? Hindi patay yung aso. Hindi na matay yung aso. Eh, ba't wala na yung aso? Eh, graduate na yung aso. Nakagraduate na. Nakagraduate na. Naiwan yung amo. Naiwan yung amo. Magbo-board na nga para maging police dog. Ito, may tanong. Bakit daw yung doktor pangit magsulat? Hindi totoo na pangit magsulat ang doktor class. Hindi pangit ang sulat ng doktor. Maganda ang sulat ng doktor. Kung titingnan mo yung kanyang stroke, may fluency, may smoothness, may continuity, walang tremors, maayos. Kaya nyo lang kasi nasasabing pangit ang sulat ng doktor kasi hindi nyo maintindihan ang sulat niya. Diba? Ba't di nyo maintindihan? Because we are not familiar with the handwriting of the physician. Kasi marami siyang abbreviation. Nagmamadali kasi siya eh. Kaya marami siyang abbreviation. Kasi sa dami ng trabaho, maraming pasyente. Kaya di natin maintindihan. Diba yung parang pag-order ka sa ano, o-order ka sa restaurant, isang madalas kong in-order eh, yung madalas kong in-order sa ano class, sa restaurant, ah, yung madalas kong in-order, yung takihome. Takihome.
Ano yung home? Kaya pala pag ano, binigay sa akin nakabalot. Pag in-order ko, Takehome. Ba't naka nakabalot to? Yan po ang in-order, yan po ang in-order nyo, Takehome. Yung pala ibig sabihin ng take home. Paano kung makakain to, nakabalot? Sabi nyo po, ito, ah, take home ba yan? Kala ko Takehome. Nag-order kayo sa restaurant ha, orderin nyo yung Takehome. Pag binigay sa inyo order nyo, nakabalot yan. Nakatali. Bakit alam ng mga parcel? Eh, mapamilyar kasi sila sa pagsulat ng mga doktor. Pamilyar sila dun. Sila nagkaintindi. May sarili silang language. Pero sa sariling language. Parang tayo, may sarili tayong mga language. Nagkakaintindihan tayo. Pwedeng pa-explain yung ibang choices. Yung kanina. Yung trace forgery kasi, pagbabakat yan. Di ba nabanggitan natin kanina? Pagbabakat. Trace forgery. Tracing process, pagbabakat. You are just tracing the outline of the genuine signature. Kumaga, you are just transferring. Tina-transfer mo lang. You are just transferring the outline of the genuine to the fraudulent document. Transfer. Kaya yung laki, yung sukat, yung size, pare-parehas. Simulated, eto na nga yun. Yung kinukopya, freehand imitation. Yung simple at spurious, parehas lang yan. Sabi natin kanina, last, ang simple at spurious, hindi kumukopya sa genuine. Yung simple at spurious, hindi kumukopya sa genuine. Hindi gumagaya sa model. Kaya ang resulta, hindi kamukha ng genuine. Di ba ikaw, pag meron kang artistang ginagaya, yung style, yung galaw, naging kamukha mo siya eh, kasi ginagaya mo eh. Pero pag hindi kang gumagaya, hindi mo siya kamukha. Parang sabi ng bata, pag laki ko, gagayahin ko tatay ko. Pangarap kong kumita ng 5 million isang araw. Kasi pag laki ko, gagayahin ko tatay ko. Ha? Ganun kalakas kumita ang tatay mo? 5 million isang araw? Hindi po. Yun din po ang pangarap niya. Kaya pag laki ko, gagayahin ko tatay ko. Para parehas kami ng pangarap. Diba? Kasi pangarap ng tatay niya, kumita rin na 1 million isang araw. Kaya gagayahin niya yung pangarap ng tatay niya. Si parehas sila. Gumagaya siya eh. Pero pag hindi ka gumagaya, si Jun Jun. Okay? Hindi gumagaya eh. Pero pag hindi gumagaya, at least simple sa curious, hindi ka mukha. Yeah. Ito pa oh. Ito yung binanggit natin ngayon. What type of forgery was made? Was made when the writers exert no effort to effect resemblance. Hindi gagawa ng kamukha. Ba't hindi gagawa ng kamukha? Eh, hindi nga gumagaya sa model eh. Or proximity between the forged and genuine signature. Ito yung tinatawag natin. Check ko nga. Ayun, tama. Simple without similarity. Ba't walang similarity, sir? Hindi nga gumagaya sa genuine eh. Hindi po gumagaya sa genuine. Okay. Now, ano ba siya ng pagkakaiba ng standard signature sa genuine signature? Ano na? St-
standard signature sa modern signature, magkaiba yung class. Di ba kayo nagtataka, ano ba ang pagkakaiba ng tinatawag na standard signature sa genuine signature? Ano na? Standard signature pala sa modern signature yan. Standard and modern signature. May pagkakaiba sila? Meron. Unahin mo natin pagkakaparehas ng standard at model signature. Ang standard at model signature class, tinuturing natin parehas silang genuine. They are both genuine signature. Parehas genuine yan. Parehas genuine. Ha? Parehas genuine. Yun nga lang, kaya nagkaiba ang tawag kasi depende sa gumamit at depende sa paggamit. Kasi pag yung genuine signature ay ginamit ng examiner, ay ginamit ng isang question examiner, saan niya gagamitin yan? Gagamitin yan for comparison purposes. Kaya tatawagin siyang standard. Tama? If the genuine signature was used by the document examiner for comparison purposes with the question signature, tatawagin yung genuine signature bilang standard. However, if the genuine signature was used by the forger in the preparation of simulated or trace forgery, yung genuine signature tatawagin nating model. Ang gumamit kasi forger. Parang baril. Ang baril, pag binigay mo sa kriminal, gagamitin yung pang hold up. Tama? Pero pag binigay mo sa police, gagamitin niya to bilang paraan ng law enforcement to enforce the law. Kaya yung model at standard parehas genuine yan. Nagkaiba lang sa paggamit. Basta intindihin nyo lang, class. Ang simple kasi, hindi nga gumagaya sa model. Kaya nga hindi ka mukha. Kaya hindi ka mukha. Walang kamukha. Walang resemblance. Ba't hindi siya naging kamukha? Ay, hindi nga gumagaya. Dalawa lang naman, class, ang kamukha ng genuine. Ha? Dalawa lang kamukha. Bakit? Silang dalawa lang ang gumagaya sa model, kaya kamukha sila. Simple as simple. Simulated at trace. Ano pagkaiba ng simulated at trace? Ang simulated, kaya naging kamukha, ginaya niya through freehand imitation. Parang nadodrawing siya. Freehand imitation tawag doon pagdodrawing. Pero sa trace, ano yung pag-trace? Pagbabakat. Parang yung mga sulat dun sa isang, o kaya drawing sa isang libro, pinatong mo yung kokongban mo, tapos binakat mo yung drawing dun. Tracing process ang ginawa. Pagbabakat. Kaya, halipat tayo. Next. 11. Eto class, dito marami ding nagtatalo dito. On the issue of signature, in order to attain sound conclusion on question document, at least how many exemplars must be collected? Kung kayo ang pipili, ano ang sasagot nyo? At least how many? Ha? Yes, correct, 7. Minimum lang naman ang inahanap. Minimum 7 standard ang kukolektahin mo o gagamitin mo. At least 7. Pero pag ang tanong, ano yung pinaka-best number of standard among the choices? Best number of standard. Piliin mo yung pinakamarami. Yung 10. Bakit? Kasi yung 10, mas maganda yan sa 7. Mas marami standard, mas mainam. Pero ang tinatanong lang naman dito, minimum. Hindi naman best number standard among the choices. Iba yung best eh. Okay? Kaya nga sayang siya, iba yung intindi. Pag intindi, kahit paligiligoyin ka, eh makakapa mo ano tinutumbok. Kaya dito, minimum, eh pili ka ng 7. Pinakamababa. Correct? Ayan, 7. You must prepare or collect at least 7 standard. Paano, sir, pag ang standard na nakolekta ko ay kulang, hindi sapat, 3 lang, 4 lang, eh sabi niyo po, dapat 7. Paano siya magiging 7? Di magdadagdag tayo. Paano tayo siya magdadagdag? Di magpasulat ka, dun papasok ang trabaho ng requested standard. Kaya pag sinabi requested standard, made upon request,
di ka ba yung nagtataka? Pwede ka man makolekta, ba't ka pa magpapasulat? Kailan ka magagawin magpasulat? Pag kulang yung nakolekta mo. Pagkakulang para umabot ng 7, didagdagan mo. Paano magdadagdag? Di magpasulat ka. Doon papasok ang trabaho ng requested standard. Nagsisilbi siyang corroborative or additional standard. Pangparami extender. Paparang sa ebidensya, may tinatawag na corroborative evidence. Diba? May sinasabing corroborative evidence. Dagdag na ebidensya. Parang sa mga kaso ng panggagasa, do you think that the woman can still prosecute a man for the crime of rape even without medical certificate? Pwede pa rin ba? Pwede pa rin ba? Ang babae magdemanda ng rape kahit walang medical certificate, pwede pa rin ba? Hindi. Yes or no? Sabi ni Ma'am Jen that no. Yes, iba, yes. Yes, no, yes, no, yes. Pero maraming nag-yes. Tama yung last, yes. You can still prosecute a man for the crime of rape even without medical certificate. Bakit? Unang-una, ang medical certificate, hindi yan element ng crime ng rape. Hindi siya element eh. Hindi siya element. Kasi yung medical certificate, tinuturing lang natin itong corroborative or additional evidence. In fact, merong nakunong, merong na nakulong, merong ng jurisprudence niyang last, decided case, na yung tao nakulong sa krasang, sa salang rape or crime of rape kahit walang medical certificate yung babae. Nakulong siya. Kasi corroborative lang yun. Eh, paano sir mapapatunanan siya yung nag-asa? Maraming paraan. Yung kanyang injury sustained. Yung mga pasa, galos, ano pa? Yung torn clothing. Punit yung bra. Ano pa? Yung kanyang pagkatao na siya isang mabuting babae, na siya hindi prostitute, na siya hindi bayaran, na hindi niya ilalad-lad yung kanyang kahiyan sa lipunan kung hindi siya nagsasabi ng totoo, na hindi niya ilalagay sa risk yung kanyang honor na siya na-rape, yung stigma. Diba? Kundi totoo sinasabi. Kaya pwede pa rin mag-demanda ng rape kahit walang medical certificate because it is just corroborative evidence. Nagsisilbi siyang dagdag. Parang requested standard nga, nagsisilbing dagdag pang parami pagkakulang yung nakolekta mo. Pwede rin testimony ng na-witness. Yes, pwede. Pero bihira kasi class ang mga witness sa kasong rape eh. Kasi pag may nakita sa babaeng ni rape, automatic mag-ano yan eh, tawag dito, yung tutulong para hindi matuloy yung rape, di ba? Kasi pag mangre-rape ka, eh, laging patago, walang tao. Pero di natin inalis yung sirkumstansiya na merong makita. Kasi totoo yung class, may nangyaring ganyan eh. Yung babae ni rape sa isang sagingan. Sa isang sangin, sa isang liblib na lugar. May nakakita. Nagtataka sila, paano nakita ng witness yung pang-rape, eh liblib na lugar yun. Paano siyang napadako dun? Sabi niya, dun po kasi ako jumijebs. Dun po ako jumijebs. Kaya nga po ako dun jumijebs kasi yung lugar na to, walang dumadaan. Walang pwede makita sa akin. Jumijebs nga po ako. Eh sakto po, itong suspect na to, may dalang babae, ni-rape niya, pinatay niya pa. Totoo bang nakita mo? Opo, nakita ko po. Tanong, ilang hakbang ang layo mo sa pinangyari ng krimen? Ilang hakbang? Sabi, hindi ko po masabi kung ilang hakbang ang layo ko sa pinangyari ng krimen. Eh. Ba't yung masabi? Ba nang sisinuni ka? Hindi po. Nandun po ako, hindi ko lang talaga masabi kung ilang hakbang. Ba't yung masabi ilang hakbang ka sa pinangyari? Natural po. Jumejibs, di ba? Jumejibs po ako. Wala lang po siguro jumijibs na palakad-lakad, di ba? Kayo po ba, pag yung jibs kayo, palakad-lakad kayo? Kaya hindi ko po masabi kung ilang kamang layo ko. Eh, jumijibs nga po, eh, hindi ko masukat. Hindi man ako naglalakad kasi, jibs nga po ako. Kaya, hindi masabi talaga ilang hakbang. Ha? Ayan. Patuloy tayo.
Tuloy tayo, ha? Ano pa? Which of the following is true about individual characteristics? Ano ba ibig sabihin, class, ng individual characteristics? Pag sinabing individual, ito yung katangian ng sulat natin na sa atin lang pwede makita o bihirang makita sa ibang tao. Individual eh. Yung ratio ng letters, pwede bang matawag na individual? Medyo malabo. Kasi pag sinabing ratio, class, proportion ng writing yan eh. Yung ratio of writing, class, more or less, general characteristics yan or class characteristics. Kasi pag sinabing ratio in writing, it is relationship between tall and short letters. Pag sinabi kasing tall letters, class, ito yung mga letra na pwedeng isulat ng upper and lower loops, na merong upper and lower loops and some projected points. Katulad ng B, L, D, G, Q, mga tall letters yun eh. Pag sinabi namang short letters, class, ito yung letters that can be written entirely between lines. Di ba? Pag nagsusulat tayo, tatlong linya ang sakop niya. So pag pwede ba isulat sa pagitan ng dalawang linya, pwede siyang tawagin short letter. First, A, B, A, E, C, M. Yung M pwedeng tawagin short letter. E, basta pwede isulat sa pagitan ng dalawang linya, short letter yon. Kaya yung relationship ng tall tsaka short letter, ayan yung ratio or proportion in writing. Ano pa? Always unusual and systematic form of slant. Pag sinabi namang slant, class, it is known as the slope in writing. Tatlo lang naman yan eh. Pwedeng vertical, pwedeng left, pwedeng right. So common din yung class. Common. Dito lang, class, itong letter silang ang pwede nating ituring na individual. Ayan, tama, letter C. Bakit? Iba-iba tayo ng terminal shading. We have different terminal shading and forceful endings. Iba-ibang pressure na apply natin dyan. Ayan, pwedeng tawaging individual. Terminal shading and forceful endings. Individual yung class. Letter C. Pares, the art of beautiful writing. Ano tawag dyan? Ito, kayang-kaya nyo na yan. What is the art and beautiful writing tinatawag na? Tama. Ayan, daming tumamang sagot. Calligraphy. Tama. Buti, wala. Calligraphy. Eh, yung cacography. Ang cacography naman, class, bad writing. Bad writing. Bad writing yan. Hindi maganda ang sulat niya. Bad writing. Kadalasan sa mga babae, magaganda sulat eh. Kasi very artistic sila. May arte pag nagsulat. May arte. Kaya kadalasan ng mga educated person, maganda sulat. Bakit? Kasi class, ang pagsusulat, isang klase ng skill. Acquired to, hindi to inborn. It was an acquired skill. Kaya pwede mong ma-improve throughout times. Kaya ang meron ng opportunity na mapag-improve ng kanilang writing ay yung mga nakapag-aral. Kasi may ilig magsulat. Yung cacography, bad writing. Bad writing. Bad writing. Pero pag yung mismong writer ang pangit, yung mismong writer ang pangit, ang tawag doon, ikawgrapi. Kasi minsan, yung mismong writer ang pangit, di ikawgrapi yun. Yung Gothic writing, last, parang ano to eh, yung parang sa lettering ng mga San Miguel Beer. Ganun example ng Gothic writing. So, yung talagang art ng beautiful writing is calligraphy. Calligraphy. Pero wag kayong mag-alala, pag naging police kayo, matikas na kayo. May kilala nga ako class eh. Nung estudyante pa lang siya, lagi siyang tinatawag na buldog. Buldog siya. Pero naging police na siya, hindi na buldog tawag sa kanya. Police na, tikas, naka-uniforme, barbaric, tawagin mong buldog.
Ano tawag sa kanya, sir? Police dog. Police na siya eh. Police dog na siya. Canine. Canine. Ito pa, ito, natatanong din to class. Refers to the study of one's handwriting and attempting to determine one's personality. Kaya parang sabi nga natin, pag isang sulat maayos, malinis, maganda, malamang yung ari nito, educated person. Ano yan? Yes, graphology. Graphology. Minsan nakalagay class, walang graphology. Nakalagay grapho analysis. Eh, pwede niya piliin yung grapho analysis pag walang graphology. May isa naman, parang typo, graphonology, nalagyan ng N. Nalagyan lang nila ng N. Siguro, yun talaga ang sagot niya, graphonology. Nalagyan lang siguro ng N. Typo. May mga ganun klas eh. Ang counterpart ng graphology pagdating sa handwriting, sa fingerprint kasi ito, ang tinitingnan mo rito, handwriting eh. May pagkakataon naman klas, ang titingnan mo fingerprint. If you are trying to analyze the character and personality of the person through his fingerprint, tinatawag naman tong dactylomancy. Pagka fingerprint. Diba? Parang yung kamay, pagka fingerprint ang tinitingnan na to determine the character and personality, ano yung dactylomancy. Diba? Parang yung mga babae, pag hinawa kami yung kamay, magaspang siya, tapos medyo may kalyo. Ano ibig sabihin? Diba masipag? Sipag. Ayun, lalaba. Linis ng pinggan, naglinis ng bahay, guwawalis, nagko-construction, diba? Naghahalo ng simento, yan, masipag siya. Ayan, masipag yon. Pero may mga babae class, puro kalyo. May mga babae class na malambot ang kamay pero masipag kasi uso na yung mga moisturizer. Diba mo yung ganun? Naglalaba siya pero malambot pa rin kamay eh. Moisturizer at saka uso na yung washing machine. Yan. Ganun yun. Ayan, masarap magluto. Masarap yung babae pag masarap magluto eh. Pag magaspang. Magaspang walang ginagawa. Ewan ko, hindi ko pa alam. Kaya masarap sa babae yung ano? Yung marunong magtrabaho. Diba? Sarap magmahal. Yan. Marunong sa bahay. Marami yan sa ano yun. Sa mga classmates nyo, marami. Yan si Ma'am Romina, si Ma'am Jen, that. Yan. Baka sila pa soulmate nyo. May maghilot. Pang ano, may ano yung housewife material. Kasi ang babaeng gusto ko, class, simple lang naman babaeng gusto ko eh. Hindi naman ako pihikan. Hindi ako pihina. Yung mga tipong ano, yung mga tipong tenggi loksin yan, pagtsatsagaan ko na yan. Mga ganun lang baga. Pwede na sa akin yan, mga ganun. Janil Mercado, yan. Pagtsatsagaan ko na yan, mga ganyan. Hindi naman ako mapihikan. Binata pa ako kahit tanong mo sabihan ko. Biyanan ko ang pinaka-testigo ko na binata pa ako. Yung agrapiya naman class, agrapiya, ito yung tinatawag nating loses the ability to write. It is the writer, it is the mental disease in which the writer loses the ability to write. Graphology. Ang sagot dito, graphology, ha? Yung agrapiya, mental disease in which the person loses the ability to write. Mental disease pala ang agrapiya. Agrapiya is a mental disease in which the person loses the ability to write. Kaya meron tayong tinatawag class na guided writing eh. Ano yung guided writing? Diba sabi pag sinabing guided writing,
It is a writing or signature in which the writer's hand is unsteadied. Teka, sir, paano mapagpirma yun? Eh, yung kamay niya naka-steady. Paano mapapirma yun? Di ba sabi, pagdating sa pagsusulat, nag-a-apply tayo ng writing movement. May mga writing movement tayo sinasabi, class eh. Pag ang gumagalaw ay daliri lang, tawag doon finger movement. Kasi daliri lang gumagalaw eh. Pag ang magalaw ay buong kamay na gumagalaw at yung ikot niya ay nasa wrist, tatawagin naman siyang hand movement. Tama? Kaya minsan, pa nagsusulat kayo, masakit ang dito nyo eh. Kasi ito yung atong-tong, hand movement ang gamit nyo. Pero minsan naman, class, ang masakit, yung siko. Bakit? Kasi ito yung tinutungtong nyo sa lamesa. Kaya masakit ang siko nyo, pa nagsusulat kayo. Kaya ito, nagagamit nila itong forearm or muscular movement na kung saan daw yung center ng lateral movement ay nasa elbow or siko. Ginagamit lang to pag nasa lamesa tayo. Bakit natutungtong mo siko mo eh? Kaya sabi, can afford the greatest freedom of movement. Pero pag ang ginagalaw ay buong braso na at ang ikot ay nasa shoulder, tinatawag tong ano, whole arm movement. Eh, paano nga siya maagawa ng signature? Eh, naka-steady yung kamay niya. Naka-steady. Merong ibang kamay na humawak sa kamay niya to move the pen. Kaya ang tawag sa kanya, guided or assisted writing. Common in children or person unfamiliar with the writing process. Kaya kung kailangan niyang pumirma, ayaw niyang gumamit ng thumb mark or signature, thumb mark or fingerprint, ayaw niyang gumamit nun, gusto niya talaga pirma, di magpatulong siyang igalaw yung kamay niya. Ang tawag doon, guided or assisted. Kaya sa mga common niya, sa mga agrapiya. Ito yung class, oh. Kasi iba kasi ang grapho analysis. Pag sinabing grapho analysis, ang tinitingnan natin, two fundamental strokes ng writing. Ano ba yung dalawang fundamental strokes ng writing? Yung curve and straight stroke. Pag sinabing straight lateral stroke, pagka graphometry ng mga class, ang tinitingnan dyan, comparison and measurement. Kaya pag walang graphology, pwede na yung grapho analysis, okay lang yan. Yes, whole arm, ginagamit nila teacher for blackboard writing. Forearm, most skillful. Tama yan. Kaya pag sinabi nyong ano, dito tayo sa lamesa magsulat, para maganda sulat natin, kasi ma-apply mo yung forearm or muscular movement, matutungtong mo yung sika mo. Sila teacher, pag nagsulat, dapat malaki. Kaya ang gagamitin nila, whole arm movement. Kaya sabi sa whole arm movement, writing without rest. Kasi ginagamit to for big writing or large writing katulad ng blackboard or whiteboard illustration. Yan, tama yan. Susulat sa blackboard. Ang terminal shading, yung pang nagsulat ka, padiin. Forceful ending. Kasi pag sinabing shading glass, widening of ink strokes. Kadalasan to pag merong blunt eh. Kasi pag sinabing blunt, mapurol. Diba sa QD, meron ding blunt? May blunt instrument. Dito sa ating QD, meron ding blunt. Pag sinabing blunt, it is the abrupt beginning or abrupt ending without diminishing stroke. Pag sinabing diminishing stroke last, yung patulis. Patulis siya. Pawala. Pangalawa, walang nab. Pag sinabing nab, the presence of tiny pool of an ink. Pag walang nab, walang diminishing stroke, nagkaroon siya ng blunt. Ayun yung example ng forceful ending. Bakit ang blackboard ang tawag? Bakit blackboard ang tawag? Green ang kulay. Kasi class, talaga, ang dating sulatan natin, black. Ang talagang original na kulay ng board or pisarang ginagamit natin sa school, black. Kaya tinawag siyang blackboard. Pinalitan lang siya ng kulay kasi mas maganda raw sa mata yung green. Mas relaxing. Kaya pag nakita ka ng madadahon ng lugar, mag-green, relaxing sa mata, mas soothing. Kaya even though pinalitan siya ng kulay,
Blackboard pa rin ang tawag. Parang sa tinatawag nating ano class, film showing. Film showing. Kasi pag sinabi yung film showing, gumagamit ka ng film. Ngayon, ang tawag pa rin natin sa mga pelikula, film showing eh. Eh, hindi na film showing, digital na yun eh. Diba? Dapat natawag na digital showing na. Ang hesitation naman class, ang hesitation, it is due to irregular, at ang tawag yan, irregular thickening. It is an irregular thickening ang hesitation. Bakit? Because the writer slows down, stops, or stuck on a certain position. Position. Kaya nga, tinawag siyang hesitation, naging slows down. Slows down. It means the penman stopped or stuck in a position. Kaya tawag doon, hesitation. Ayan. Yung hesitation, common sign yun ng forgery. Kasi ganito yung klase. Tara, paliwanag natin. Meron kasing pressure na ina-apply ang writer sa pagsusulat. At yung pressure na ina-apply natin, iba sa upward, iba sa downward. Ba, sir? Kaya si pag upward stroke ang ginagamit mo last, pag gumagawa ka ng upward stroke, yung muscles na ginagamit mo, tinatawag na extensor. Tama? Extensor muscle ginagamit sa upward eh. At pag gumawa ka ng downward stroke, yung stroke na papunta sa katawan mo, ang muscles na involved ay flexor. Ano punto? Mas malakas na muscle ang flexor compared sa mga extensor. So since mas malakas na muscle ang mga flexor, pag gumagawa ka ng downward stroke, yung pressure na ma-apply mo mas mabigat compared sa mga upward. Tama? Kaya madalas ang mga shading matatagpuan niyan, ang shading yung paglapad ng tinta, matatagpuan niyan sa mga downward strokes. Kasi pag sinabing shading, it is the widening of the ink stroke. The widening of the ink stroke due to added pressure. Yung added pressure na sinasabi natin, pen emphasis yun. Ang epekto pala ng pen emphasis ay nagkaaroon ng shading. So saan dapat makita ang shading? Sa mga downward strokes kasi gumagamit ka ng flexor muscle. Kaya pag ang nakita mong pressure, the pressure applied by the writer on certain question signature was equal or similar throughout the writing, equal or similar throughout the writing, that is a sign of forgery. Kasi pantay-pantay ang pressure eh. Dapat iba-iba for downward and upward stroke. Sa downward, mas pabigat, mas malakas as compared sa upward. Kasi nga, due to the presence of extensor and flexor muscle. Yeah. Violet. Tama, parastation. Wala namang apoy. Anong violet? Yung violet, sir? Anong violet? Okay, tuloy tayo. Ito yung teto, nasagot na natin to eh. Refers to usual or normal deviation found. Saan daw ito matatagpuan? Found in repeated specimens of writing. Anong tawag dyan? Yan, tama. Natural usual changes or natural variation. Sign ng genuineness yung class ha. That is a sign of genuineness. Saan daw tumatas makita? Repeated specimens of writing. Ano ba yung sinasabi natin repeated specimens of writing? Yung pangalan at pirma. Yung madalas mo yung sinusulat. Sulat mo yung pangalan mo. Sulat mo uli. Pirma ka. Pirma ko uli. Hindi naman sila exactly alike. May pagbabago yan. Yung transitory change class, pag sinabing transitory change, kumbaga, ito yung tinatawag nating factors that can temporarily affect our writing. Yung epekto niya, temporary lang. Kunyari, ano, kalasingan. Paglasing ka, nagsulat ka, pati yung panulat mo, lasing din eh. Parang motor, di ba ikaw lang ang uminom, pero pati motor mo parang lasing din.
Magtataas ang motor mo eh. Tumagay ba tong motor ko? Hindi naman tumagay ito ah. Ba't parang lasing din siya? Ako lang naman ang uminom. Di ba ganon? Kaya sa pagsulat mo, pumapangit din yan. Pero pag di ka nalasing, sulat ka uli. Balik sa dati yan. Transitory change lang. So, natural variation. Ito pa, tanong. What kind of document that was executed by person in authority and by private parties but notarized by competent official? It is now known as nagbabago sukat ng isang tao. Di ko alam anong paano sukat. Paano sukat? Tuwing kailan? Nagbabago ang sukat. Eh. Paano nagbabago? Pagtangkad? May ibig sabihin pagtangkad? Baka isipin, baka ibig mo sabihin, hanggang kailan tayo pwedeng tumangkad? O anong edad ang pwedeng pagtangkad? Ah, sulat. Sulat, kala ko sukat. Tuwing kailan nagbabago ang sulat ng isang tao? Nagbabago talaga siya. Sa lahat ng pagkakataon ng sulat natin, nagbabago yan. Ah, nagbabago yan. Pero madalas daw makita sa repeated specimens in writing. Talaga ang sulat natin, nas nagbabago. Meron tinatawag na natural variation. Meron pa nga sinasadya ang pagbabago eh. Pag sinadya niya na yung pagbabago, tatawagin ng disguised writing. Okay? Pero pag ang sulat mo may pagbabago ng konti, di mo sinasadya, natural writing yun. Yung pagbabago na kita doon, tatawagin natural variation. Eh sir, nagbago ang sulat ko. Nagbago ang sulat ko pero di ko sinasadya. Ba parang ganito, yung paggamit ng kamay, kasi kanan ka, pero pang sulat mo ay kaliwa. Ang tawag doon, disguised writing na, di ba? Under ng category ng wrong-handed writing. Kasi pag sinabing wrong-handed writing, tinatawag yung disguised writing. We are using opposite hand from that normal use. Disguised writing ang ginawa mo. Kasi intentionally, binago mo sulat mo sa pamagitan ng paggamit ng isang kamay, ng maling kamay. Yan. Pero mason glass, yung kamay mo nakasimento. Yung panulat mong kamay nakasimento. Hindi mo maigalaw. Eh, kailangan mong pumirma. Gagamit ka ngayon ng kaliwang kamay. Matatawag bang disguised writing yon? Hindi. Di mo sinasadya eh. Nagbago sulat mo kasi ginamit mong kaliwang kamay. Disguised writing ba? Hindi. Ano itatawag natin? Di transitory. Kasi sa disguised writing, kaya nagbago ang sulat, sinadya niyang baguhin. Intentionally, bakit? Anong purpose niya? Hindi siya mahuli, hindi siya makilala, siya nagsulat. Pero pag di man sinasadya, wala kang intention, it is just transitory. Parang kalasingan. Ang kalasingan, pwede siyang tawaging transitory change. Temporary lang. Pero pag sinadya mo nang maglasing para magbago ang sulat mo, eh hindi na transitory yon. Ano na siya? Disguised writing na tawag doon. Kaya ang sulat natin last, nagbabago talaga yan. It changes from time to time. Ruling ng sulat yan, ruling. Ruling ng sulat yan. Yun nga lang last, yung pagbabago niya, tumataas ang variation. Lumalaki ang variation, depende sa circumstances. May mga circumstances na talagang nagsadyang nagpapataas ng variation. Katulad ng position ng writer. Mas mataas ang writing variation sa sulat mo kapag ka nagsulat kang nakatayo as compared sa nakaupo. E kumpara mo, saan mas mataas ang variation? Sa nakatayo, sa nakaupo. Kasi mapatayo, mapanakaupo, parehas may variation yan. Ha? Tandaan natin, ha? Kahit anong gawin mo, magsulat ka nakatayo, magsulat ka nakaupo, laging may variation yan. Nga lang, tumataas pag merong nakaka-apekto. At tulad pa ng ano, yung tinatawag na ano, na tinatawag nating
tinatawag nating ano, tawag doon. Kalimutan ko tuloy. Position. De. Paper support. Diba, pag nag-exam tayo, gusto natin merong patungan, merong suporta, kasi mas mababa ang writing variation pag may paper support kaysa wala. Ito naman, class, sa document, may nagtatanong kasi splicing. Hindi ko alam ano may ibig sabihin splicing. Saan mo narinig yung splicing? Yes, di man sinasadya eh. Naputol na yung kamay. Gagamit siya ng opposite hand. Di transitory pa rin yun. Para sir, pag naputol yung kamay, copy ng sulat, anong tawag doon? Handwriting ba yun? Hindi na. Kasi pag sinabi handwriting, kamay pinansulat mo. Papi ng sulat niya, tatawagin ba handwriting? Hindi. Ang tawag doon, put writing. Di ba? Put writing. Papi ng sulat, di put writing. Sir, putol din yung paa. Pinansulat niya yung bibig. Put writing pa ba yun? Hindi na. Ang tawag doon, di mouth writing. Mouth yung pinansulat niya. Di ba ganun? Yeah. Dede. O, balik tayo rito. Baka nainip na iba. A kind of document executed by person in authority. Ay, 15. Wala pa pala yung 15, ano? Okay na itong 15, ano? Sagot ito, natural variation, okay? Ito yung 16. A document executed by person in authority and by private parties but notarized by competent public official. Ito yung tinatawag na public. Kasi last, ang isang dokumento, pagka duly notarized, ha, can be considered or classified as public document if duly notarized. Except for what? Except for last wills and testament. May mga dokumento kasi last, kahit na nakanotaryo, katulad ng last wills and testament, tuturing pa rin nating private. Kaya sabi, except last will and testament. Actually, dalawa lang naman ang legal classification ng document. Dalawa lang yan. Public at private. Dalawa lang yan eh. Sa ibang libro kasi, sa ibang handout, sa ibang reviewer, ginagawang apat. Samantalang yung official at commercial document, tinatawag yung public yan eh. Public din yan. Dalawa lang talaga. Public or private. Yan. Kaya in a simple manner, a private document becomes public document if that document was duly notarized. Except for last wills and testament. Ito pa. Ito, common sense din to. May nagtatanong tungkol sa splicing eh. Hindi ko alam ano ibig mong sabing splicing. What is that main portion of the letter? Main portion. Alam nyo kaagad na siya. Ano ba yung main portion? What is that main portion of the letter that will remain when the upper and lower projection, upstrokes and terminal strokes and even diacritics are removed. Main strokes. Palagay nyo ba ang eyelet, main strokes? Hindi. Yung connection ba, main strokes? Hindi. Yung spar ba, main strokes? Hindi. Ano ba matatawag nating main strokes dito? The body. Correct? Na pag tinanggal mo, yung diacritic, yung embellishment, projection, abscess, matitira dyan, katawan, body. Diba madali lang? Kaya mas masarap sumagot ng tanong kapag ka iniintindi, na-appreciate mo siya. O nga, no? Na-appreciate mo siya eh. Kasi naintindihan mo. Isang bagay, class, pag naintindihan mo, nakakatuwa. Diba?
Parang salitang makapangyarihan. Alin niyo ba ibig sabihin ng salitang makapangyarihan? Madalas mong ginagawa ito, makapangyarihan. Ano ba ibig sabihin ng salitang makapangyarihan? Pag sinabi makapangyarihan, ano? Yung mga pulis, sabi, suplong natin sa mga makapangyarihan. Ibig sabihin, pag sinabi makapangyarihan, ano? Napangyayari niya yung isang bagay. Kaya pag meron kang nagagawa na pangyayari mong isang bagay, pwede kang tawagin mo apangyarihan. Di ba gano'n? Napangyayari mong isang bagay eh. Pero sa lahat, lahat-lahat, pinakamapangyarihan sa lahat, yung tinatawag natin Diyos, yung Creator. Pinakamapangyarihan sa lahat. Kasi mga pulis, mayayaman, even you, makapangyarihan ka rin. May napangyayari ka din. So sagot dito, body ah. Body. 18. Ito, nabanggit natin to kanina. Kayang-kayang sagutin to. What type of writing movement that gives a great freedom of movement also considered as the most skillful type? Ito yung tinatawag nating most skillful type. Yes, forearm. Forearm or muscular movement. Ito kasi yung forearm. Sa forearm natin, may dalawang buto dito. May dalawang buto. Ulna bone at radius bone. Kaya sabi, if the looping ridges flows towards the ulna bone or little finger, that is an ulnar loop. If the looping ridges flows towards the radius bone or thumb finger, that is a radius loop. Doon galing ang silitang ulnar loop at radius loop. Sa buto sa ating forearm, the ulna bone and the radius bone. Pag sinabing hand movement, ang gumagalaw lang kasi kamay. Kamay. Meron ding daliri, but playing only a minor role. Under 17, see body. 19. Ato, kayang-kaya nyo rin sagutin tong 19. Special Investigator Putra attempted to forge the signature of his immediate superior. Due to lack of preparation, an interruption in a stroke was observed, which was caused by removing the right instrument from the paper surface. And this was categorized as what? Ano tawag natin nung class? Merong gap. The gap exists because of removal of writing instrument from the paper surface. That is known as the pen. Yes, pen lips. Pen lips. Pen lips. Eh sir, di ba po yung hiatus gap din? Yes, ang hiatus slash gap din yun eh. It is a gap between continuous stroke. Ano ang pagkakaiba ng hiatus sa pen lip? Sa hiatus slash, kaya nagkaroon ng gap, kaya yung gap nag-exist, is due to defective writing instrument. Itong klase ng gap ng walang lifting eh. It is a gap without lifting the right instrument. Without lifting, walang lifting. Anong cause ng hiatus? Due to defective writing instrument. Kasi pag may lifting, ang sagot na doon, pen lift na. Mamaya, meron tayong tanong tungkol sa pen pressure and pen emphasis. Mamaya na natin sila i-discuss. Ha? So, sagot dito, pen lips. Ito pa. Di ko pala nabura. Sorry. Medyo kasi hindi maganda pangalan niya eh. Dapat pinura ko. Kati. Kasi yung construction ng pangalan niya hindi maganda eh. Daw kami examen na Kati T. Cole. Diba pag tinuloy-tuloy hindi maganda painggan? Kati T. Cole. Maganda pa painggan? Diba? Hindi. Ganda siya ng first name yung Kati eh. Kaso middle initial T. Last name Cole. Kaya buong pang Kati T. Cole. Hindi maganda painggan. Discovered that the person who wrote the document as a subject of his
investigation carefully gone over some portions of the signature that he tried to forge in order to look as perfect as genuine. So what was the technique done by the forger according to the examination conducted by Kati Tikod? Yes, retouching. The other term for retouching is patching. Retouching or patching, retouch. A stroke going back to repair the defective portion. Ang retrace kasi glass, it is also a stroke that goes back over the writing, that goes back over another writing strokes. Pero walang purpose na to repair. Kaya pag nabasa nyo, a stroke that goes back over another writing stroke, yun lang nabasa nyo, retracing lang yun. Di ba parang sa pagsulat glass, merong upper strokes at merong downward strokes? Minsan, kung ano yung upward strokes mo, yun din ang downward strokes mo. Napapadaan ka doon minsan eh. Bumabalik kaya sabi, retrace. Retrace. Parang repeat. Di ba? Inulit. Parang research. Inulit ang pagkakandak ng search. Parang review. Ang review, balik tanaw. Balik tanaw. Enhancement lang to. Kaya huwag kayo magtaka, matuwa ka, kapag ang tinuturo sa'yo, alam mo na. Kasi nare-refresh ang memo, nare-recall mo. Kasi pag ang tinuturo sa'yo, hindi mo pa alam, eh magulat ka. Baka hindi talaga tinuro ng teacher mo. Kasi dapat, preview lang talaga. Kaya huwag kayo magreklamo kapag ang tinuturo sa'yo, alam ko na yan, sir eh. Natural, review nga ito eh. Diba ganun dapat? Ang attitude mo kasi dapat matuwa ka. O nga, naalala ko, ganyan yan. Kasi dito class, ini-enhance na lang natin yung binabatak natin. Binabalik natin sa tamang lalagyan. At saka yung mga misconception natin, inaalis natin yun. So retouching to ha. Parang babae, di ba? Pagka nag-makeup sa bahay, bumiyahe, asira ang makeup, pinagpawisan, nalikabukan, pagdating school, nagre-retouch. So meron ng makeup, papatungan na lang ulit. Retouching. Katulad ng ginawa ng forger on this question. Another one. To be able to make a positive identification of a person, document examiner must be able to observe what? Positive identification. Tungkol to sa tinatawag nating authorship. Kumbaga, specific lang. Specific to a certain individual ang examination mo. Kumbaga, ang titignan mo rito yung kanyang individual characteristics. Kasi basta tungkol sa author class, about the author, it is all about individual characteristics. Kasi yung class characteristics class, ginagamit din yan sa identification purposes. Pero less significant. They are less significant. Halos walang gamit nga eh. Kasi ang ginagamit talaga nating characteristics pagdating sa identification ng author ay tungkol sa individual characteristics. So ano sagot dyan? Ang titingnan mo rito ay yung individual characteristics. Ano yun? Yes, letter C. Basta tungkol sa tinatawag nating class na author specific, tungkas lagi sa individual. Distinguishing individual features of the writing or his writing. Individual. Kasi kung characteristics lang class, meron niyang class characteristics eh. Hindi man ganong significant yan. Dito lang sa individual features. Yung mga personal characteristics. Ito pa, ito madalas din tumatanong. Ay, hindi pala, iba pala to. Pero natanong na rin to. Alam ko natanong na rin to. Is a writing instrument that makes detection of hesitation. Ano ulit yung hesitation? Pag sinabing hesitation, it is irregular thickening. Irregular thickening because the writer slows down, stop,
or when the penman stop opposition, irregular ticking ang hesitation. Bakit? Ba't nagkaroon ng irregular ticking? Because yung writer daw nag-slows down. Ibig sabihin, class, pagka regular ticking, regular, ha? Shading ang tawag doon. Gawa yun ng pen emphasis. Etong hesitation, gawa to ng ano, hesitate, ayun eh, yung slows down eh. Diba? Kaya naging irregular. And pen is very difficult. Ano sagot niya, class? Tinatawag na? Yes, ballpoint pen. Kaya siya tinawag last na ballpoint pen kasi meron siyang ball bearing sa tuktok. Ayan, kaya pag nakita man panulat mo, merong ball bearing sa tuktok, ang tawag yan, ballpoint pen. Yung fountain pen glass, ito yung mga modern ni pen, na mayroong ink reserves, parang ganito. Pwede tawagin itong fountain pen eh. Meron siyang ink reserves. Kasi dati glass ang mga nib pen natin, yung mga disaw-saw. May tinta ka, sasaw-saw mo. Tsa-tsa magsusulat. Parang mga quill. Ano yung quill? Ang quill class, balahibo ng malaking ibon. Yung tutulisan mo yung dulo, pag matulis na, lalagay mo sa tinta, tsa mo pansusulat. Quill ang tawag doon eh. Disaw-saw. Yung fiber, ayan yung mga fountain pen. Fiber. Marker, general and marker. May mga marker tayo sa photography. At pa, maganda rito. Mamaya may tanong tayo kasi naka-invento. Ha? May tanong tayo dyan. 23. In this class of question document, the papers, the inks, the watermarks, and the continuity of all writing in document is being considered and examined is what kind of question document. So gamit tayo ng elimination process para madali ang pagpili. Tanggalin na natin yung holograph. Alisin na natin yan. Kasi pag sinabing holograph document, it is the document that is completely written and signed by only one person. Questionable yan eh. Ba't naging questionable ang mga holograph? It is not witnessed and not attested by another person. Kaya questionable eh. Tanggalin na natin yan. Tanggalin na rin natin last yung letter B in document alleged, containing alleged fraudulent alteration. Tanggalin na rin natin yan. Ba't natin tatanggalin, sir? Eh, wala naman sinasabing may binago sa dokumento eh. Para masabi siyang fraudulent, meron siyang alteration o matatawag siyang altered document, dapat may binago sa content. Paano bago? Pwedeng bawas, pwedeng dagdag, kaya altered. Tanggalin na rin natin yan. Dalawa na lang pagpipilian natin. A or C? Ha? Is it A or C? Tama yung letter C. Kasi malabo din class yung material used in their production. Kasi may watermarks eh. Yung watermarks, hindi naman material in their production yun eh. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng material in their production kasi may watermarks. Ang watermarks, hindi yan material that was needed to produce the paper or document. Pati yung continuity ng writing, hindi naman material yan eh. Correct? So, hindi pwede yan. Ang tama nito yung letter C. Question under age or date. Sir, bakit po age or date? Kasi last yung watermark, ginagamit din yan in order to determine the age of document. Yan, watermark can also be used to examine the age of document. Pati yung continuity ng all writing, yung sulat, yung tinta, tumutugba ba sa edad ng papel? Minsan kasi yung edad ng papel, luma. Pero yung ibang tinta doon, bago. Ha? Minsan pa yung mga tinta, hindi pare-pares ng edad. Yung mga iba, yung karamihan ng tinta, luma na. Pero may dinagdag siya, bagong tinta. Kaya tungkol yun sa age. Age or date.
Kasi dapat lang sa isang dokumento, tutugma yung edad ng papel tsaka tinta. Minsan may mga dokumentong luma, pero yung tinta bago. O hindi lahat ng tinta doon bago. Ah, hindi tang tinta lahat bago. Hindi lahat ng tinta doon luma, meron bago. Ano ibig sabihin? May dinangdag. Yan. Kaya question underage or date yan. Pwede yan kasi merong watermarks. Primarily, ang watermark isa sa mga gamit niya to determine the age of document. Ito pa. Beth, the wife of Mark Logan, si Beth, is a writer by profession. Many of her books were successfully published and were being adored by her fans because of the trademark of Beth Logan. But Beth Logan? But naging Beth Logan? Ay, asawa kasi siya ni Mark eh. Asawa siya ni Mark. Natural, yung apelido ni Mark Logan, ma-adapt niya. Kaya naging Beth ano siya, di ba? Tama? So if you are going to examine the handwriting of Beth, what could be the right term for Beth penmanship? Ito yung tinatawag na... Tama, individual. Trademark eh. Individual yan. Tatak ng kanyang sulat. Katangian ng kanyang sulat. Parang sa mga modus operandi. Ang modus operandi, kumaga trademark ng isang criminal to or grupo ng criminal sa pag-commit ng crime. Eh. Trademark, yung kanilang modus operandi. And that modus operandi can be also be used for identification of criminal. Para mga termite gang. Ba't tinawag na termite gang class ang isang termite gang? Ano ba ginagawa ng mga termite gang sa pag-commit ng crime? Ha? Sa pag-commit ng crime, yung pagkakaroon nila ng hukay o gumagawa sila ng tunnel. Kaya adalas ang class ng member ng termite gang may alam sa pagmimina. Sino ba yung may alam sa pagmimina? Mga minero. Kasi kung ano ang skill mo, yun yung i-apply mo para ma-commit ng crime. Papaibagyan daw na sagot si Jessa, Ma'am Jessa. Nag-brown out daw sa nila. So individual characteristics na. And then 25. This guy's writing is known as a writing in which the writer changes his writing. Totoo yan, di ba? Ganyan ang disguised writing eh. You are trying to change your writing characteristics in order to avoid or hide the identity. Totoo yan yung binabanggit sa disguised writing. So this kind of writing, o ibig sabihin, the disguised writing is commonly found on what writing? Among the choices class. Alin dyan ang madalas ginagamitan ng disguised writing? Teka natin kung tama ang sagot. Yes, ransom note. Tama. Ransom note yung class. That is ransom note. Hindi pwede yung suicide note. Kaya nga ka naglagay ng suicide note para malaman nag-suicide ka eh. Ba't babaguhin pa sulat mo? Mas lalong hindi pwede yung last will and testament. Kasi nagpapamana ka eh. Ba't babaguhin mo sulat mo? Ano yung intention mo? Hindi makilala nagbigay ng wills. So, hindi rin pwede yung A, hindi pwede yung D. Ano yung anonymous letter? Pag sinabing anonymous letter last, nameless, authorless. Ayan. Not exactly binago yung sulat niya. So, madalas, ang pagbabago ng sulat matatagpuan sa ransom note para in order to hide the identity of the kidnapper, yung humihingi ng ransom. Sabi sa ransom, note, maganda ka ng 10 milyon na sa akin ang asawa mo.
Kundi may masamang mangyari sa asawa mo. Sabi doon sa mayaman. Nung nabasa ng mayaman yung sulat, sumulat uli. Dadagdag ko pa ng 5 milyon. Gagawin ko 15 milyon. Wag mo lang ibalik yung misis ko. Tsaka may bonus pang 3 milyon. Sama mo rin yung biyanan ko. Salbahe. Kaya mayroon pagkamayaman, nakikidnap tayo eh. Kaya ako, medyo asensado na ako ngayon eh. Natatakot na ba? Asensado na ako yun. Kasi ang ginagamit ko nung kaya ngayon, bisikleta. Bisikleta, nag-level up na ako eh. Sa sasakyan, bisikleta na. Kasi dati sa sasakyan ko, mga Nissan. Mga Nissan sa sasakyan ko dati. Pero ngayong last, nag-level up na ako. Bisikleta na ako. Paano nag-level up, sir? Nissan eh, mas maganda ang Nissan kaysa sa bisikleta. Hindi ah, mas mahal ang bisikleta ang nabili ko kaysa dun sa Nissan ginagamit ko. Baan, sir? VTEC? Hindi. Carbon? Hindi. Kasi dati ang gamit ko lang Nissan. Ba't nga, sir, Nissan? Nissan, naglalakad. Nissan, tumatakbo. Nissan, nakatsinelas. Nissan, nagtatricycle. Nissan, nag-LRT. Nissan, nag-jeep. Pero ngayon, hindi na. Ang gamit ko na bike. Nag-level up na ako. Asensado na to eh. Bike na ako. Nissan, walang panggas. Yan, tama. At tanong, what is brandy strokes which are usually added by the author? Brandy, sisi, brandy is pampaganda. Ha? Pampaganda. To the capital letter in order to make them attractive and may become writer's identity or special feature. Pampaganda siya eh. Kumbaga additional. Hindi siya matatawag na diacritic ha. Kasi ang diacritic, it is an element added to complete a letter. Pero ito class, hindi siya dagdag eh. Ay, hindi siya dagdag. Hindi siya importante. Dinagdag lang siya for ornamental purposes. Pwede ba yung not? Hindi. Pwede ang not class, yung buckle not na sinasabi. Kasi ang buckle not class, isang class ito ng diacritic. Sir, paano po naging diacritic ang buckle not? Tingnan yung class yung basa sa buckle not. Ano ba ang buckle not? Pag sinabi kasi yung buckle not class, These are short horizontal loop. Short horizontal knot. It is a short horizontal knot added to complete. Tanong yung word ah, added to complete letters A, H, F, and D. Ibig sabihin class ang buckle knot, isang klase ng diacritic. Ang inaanap sa tanong eh added for the brandish purposes for ornamental, hindi pwede 'yan. Hindi rin pwede ang peculiarities. Individual yan eh. So, dalawa na lang. Between bird and star, saan yung nilalagay doon sa capital letter? Yung bird. Yan. So, sagot niyang class bird. Kaya malaking bagay sa atin ang paggamit ng tinatawag na elimination process para mas makapag-focus ka sa pagpipilian mo. Kaya practicing nyo na, bago kayo sumagot, gamit kayo ng elimination. Kasi sa banat ng banat eh. Tama, SPAR. Long running initial or terminus. SPAR. Actually class, ang SPAR, pwede rin tawagin yung embellishment. Kasi dagdag din yan eh. Na kahit walang SPAR, mababasa pa rin yung letra as certain in the letter. Ito pa tanong, tungkol din sa writing movement. A writing movement that involves the action of the hand as a whole and with fingers but playing a minor. May kasamang daliri ah. May daliri pero playing only a minor role. And the wrist is the pivotal of lateral movement. Anong klaseng movement niyang class? Hand movement. Hand.
Kasi pagka finger movement, daliri lang gumagalaw. Thumb, index, and middle finger in the formation of letter. Kaya finger movement. Ito, buong kamay na eh. At yung center ng lateral movement ay nasa risk. Kaya minsan klas, sumasakit to. Pag nagsusulot kayo, may kalyo. Hand movement na yan. Another one. Ito pa. Obliterations may be detected using what method? Ano ba yung obliteration, sir? Yung tinatakpan mo ng superimposing ink, katulad ng paggamit ng liquid paper, kaya ang paggamit ng liquid paper class, hindi erasure yun, ha? Kasi pag sinabing erasure, removal of handwriting, sulat kamay, typewriting, ginamitan ng makinilya, on document by chemical or mechanical means. Tinanggal mo yung sulat. So, obliteration, hindi mo tinatanggal ang sulat, tinatakpan mo lang siya para hindi mabasa. So, anong gagawin natin para ma-detect natin yung obliterated writings? What shall you do? Ha? Ano maganda dyan? Yung... Naglag ba ako? Hindi. Sabi, naglag daw ako. Iba naman, okay naman daw ako. I-refresh nyo, class. Pagka ganyan, baka sa inyo, i-refresh nyo. I-refresh nyo. Sa akin, okay naman. Gumagalaw naman. Eh. Okay naman daw iba dito. Oh. I-refresh nyo kapag ka ganyan, i-refresh. Baka nasa device natin. Baka nga nasa inyo. Meron kasing parte na okay lang naman daw. Baka ang problema na i-refresh yung device nyo. Baka sa wifi nyo. O kaya sa device. Dito, binabasa ko eh. Okay naman daw siya. Sa iyo, putol-putol. Audio. Stuck ang video. Pero sabi ng iba, okay naman daw. Hindi ba gumagalaw yung presentation ko? O dito, okay naman daw. Iba, audio lang. Iba, pati video. Dito, okay naman daw. Ayaw. Ah, sige, break muna tayo sandali. Ayusin muna natin yung ating ano, PowerPoint. Baka sa akin o sa inyo, hindi ko alam. Ayos muna tayo ha. Break muna tayo 10 minutes. 10 minutes. Baka sa signal. Ito naman yung PowerPoint natin. Okay na ba? May problema or problema pa rin. Okay na. Okay. Game na ba? Okay na, game na. Ah, 27 daw na sagot. 27. Hand movement. Hand movement. At on 28, ano sagot sa 28 class? Obliteration may be detected by what method?
D. Okay ang last. Mas tama yung all of this. All of this. Kasi pwede mong gamitin yung A. Remove the obliterating material chemically. Alisin mo yung nakatakip. Alisin mo. Tanggal mo yung nakatakip. By some other means, leaving the original writing untouched. O, kaya, pwede kang gumamit ng infrared light photography. Ayan, pwede rin yan. O, kaya, pwede kang gumamit nito studying the impressions from the original. Pwede rin class yung C. Huwag lang magbibes. Kasi last, kapag ka ganito, tama yung A, tama yung B, ah, dalawa na ang tama. Pwede ka na mag-all of this niyan eh. Pwede ka na mag-all of this basta meron dalawang tama. Okay ka na. Pwede ka na mag-all of this. Huwag lang magbibes. Kasi pagka ganito, dalawa, okay. Nabasa mo eh, okay. Tama yung B, okay. At merong all of this, diyan pwede ka mag-all of this. Huwag lang maglalagay ng best. Kasi pag naglagay siya ng best, best method to detect obliteration. What is the best method? Doon ka sa letter B. Pagka best ha, pagka best. So since wala naman best, eh doon lang tayo sa letter D. Tandaan natin yung last. Pag meron salitang best, you must choose the best. Ayan, yung infrared, maganda yan sa obliterated writings. Yung ultraviolet, maganda naman yan sa invisible writing. Invisible. Invisible writing. To make the invisible writing visible to the eye. So again ha, pagka tama yung A, tama yung B, at merong all of these choices, pwede na kayo mag-all of these niyan. Basta meron dalawang tama. Pwede na yun. Kadalasan. Hindi lagi ha. Hindi lagi. Kadalasan lang. Kadalasan, usually. Ngayon, pag merong best dito class, pag merong best, doon tayo sa letter B. Kunyari, best detected or maybe you, obliteration may be best detected using what method? May best eh. Eh, doon tayo sa letter B. The best method is to the use of infrared light. Okay? O, malinaw na yan. 29. Ito yung sinabi natin kanina. The term applies to irregular thickening which is found when the writing slows down, stops, or when penman stuck of the position. Tinatawag tong, binanggit natin ganito, tinatawag tong, yes, hesitation. Nag-hesitate. Kaya irregular thickening. Yung hiatus naman, yung hiatus, gap din to ha. Hiatus is also a gap between continuous strokes but without lifting the writing instrument. It is also a gap between continuous stroke without lifting the writing instrument. Kasi pag may lifting, iba tawag doon. Pen lift tawag doon. Yung buckle nut, nabanggitan natin yung buckle nut kanina, di ba? Pag sinabi yung buckle nut, these are horizontal loop strokes. Horizontal loop stroke that was added to commute letters A, H, F, and D. Okay na. 30. All handwriting contains or exhibits certain identifying properties of elements that are being used by the examiners to identify the author. Authora, author. These elements are labeled as what? Pagka-author, ano dapat nating tingnan? You should look for individual characteristics, correct? Individual, author na. Although yung class characteristics can also be used for identification, less significant sila. Hindi sila yung kalaki ang value nila pagdating sa identification. So doon tayo sa individual. Pang-author yan. At ay, lamayos na rin ito lumabas dati. This refers to any written instrument. Written instrument by which a right or obligation was established. Anong klaseng anong bagay yan? Written instrument. Known as?
Tama. Document. Pag sinabi kasi document glass, refers to any kind of material. Document refers to any kinds of material that contains marks, symbols, or signs. Kahit anong material na may sulat, pwedeng tawaging dokumento. Yung barrel, pwede bang tawaging dokumento class ang barrel? Do you think firearm can be classified as document? Pwede ba? Ang document ba pwedeng tawaging firearm? Yes or no? Ah, firearm. Ang firearm ba pwedeng tawaging document? Sabi ni Sir Kevin, yes. Tama, yes. Tungkol saan para tawagin siyang document? Tungkol sa serial number na naka-engrave doon sa firearm. Kasi ang dokumento class, kahit anong bagay na pwedeng sulatan. Yes, tama. Basta may sulat siya, pwedeng tawaging dokumento yan. Kahit anong bagay na may sulat. Kasi in pa-class, hindi lang tayo nagsusulat sa papel eh. Ha? Hindi lang tayo sa sulat hindi lang tayo sa papel nagsusulat. Marami tayong bagay na pinagsusulatan, pero tayong magsulat sa bato. Diba? In fact, the Ten Commandments that was given by God to Moses was written in two stone tablets. Tawag doon, lumang tipan. Dokumento yun. Saan pa tayo nagsusulat? Sa kahoy. Di ba? Sabi nga sa kanta. Yes, yung pera. Dokumento yan. Tattoo. Dokumento. Yung kahoy, nag-i-engrave tayo doon. Sabi nga sa kanta, sa ilalim ng punong mangga, nakaukit ang ating mga pangalan, tanda ng ating pag-iibigay. Dokumento rin yung klase. Yung nakaukit ang mga pangalan sa puno. Saan pa tayo pwede magsulat? Sa dahon. Di ba pwede magsulat sa dahon? Katulad ng dahon, dahon ng malunggay, dahon ng ipil-ipil, sampalok, makahiga. Ayan, pwedeng pagsulatan yun ang dokumento. Yung ice candy, yun. Pag may sulat sa ice candy, pwede rin yan. So, document ang tawag dito, ha? Ito pa. In document examination, when referring to contemporary standard or contemporary document, this refers to what? Kasi pag sinabing contemporary class, bago. Ha? Pag sinabing contemporary document, ibig sabihin bago. Paano bago? Bagong gawa? Bang sulat? Hindi. Hindi ganun ang pamantayan para matawag siyang contemporary document or bago. Yan, tama. Not more than 5 years before or after the date of question document. Dapat yung standard document na gagamitin mo for comparison, yung edad niya, hindi lalampas ng 5 taon dito sa question document. Dapat relative yung petsa niya. Paano relative? Hindi lalampas ng 5 taon. Bago o pagkatapos magawa yung question document. Example, pag ang document natin, question document ay gawa noong 2012. So, ibig sabihin hanggang 2017 lang pwede. Minus 5 years, 2007. So, doon ka lang kukuha. 2007 to 2017. Hanggat maaari. Yan. Kasi nga yung ating sulat class, nagbabago yan. Merong ruling ating sulat, di ba? Sabi natin kanina, that our handwriting changes from time to time. Na pag yung handwriting mo ngayon tsaka kahapon ikinumpara mo, may pagbabago yan. Yun nga lang yung changes, hindi halata. Kasi magkadikit sila eh. Pero pag kinumpara mo yung sulat mo ngayon tsaka nakarang 10 taon yan, kitang-kita na yung writing variation. Yung sinasabi rito class, documents which are more than 30 years. Ito naman yung tinatawag na ano. Ano yung letter si class? Document which are more than 30 years. Tinatawag tong ancient document. Ancient. Ancient. Yeah, tama, ancient. More than 30 years is ancient. 33. Ano banggit natin doon kanina? These are the two group of muscles that was involved in writing. What are those muscles?
responsible for the formation of upper stroke. Pag sinabi kasing upper stroke lash, yung stroke na palayo eh. Yung stroke na palayo. Ano ginagamit sa upper stroke yung? Tingnan nyo natin. Tama, extensor. 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 Eh yung flexor, saan ginagamit ang flexor class? Anong klaseng stroke ang pinag-applyan ng flexor? Flexor. Ang flexor naman for downward. Tama, for downward. Yan. Flexor is for downward. Eh yung lumbrical, anong klaseng stroke ang lumbrical? Ang lumbrical naman class pang lateral stroke. Lateral. Lumbrical muscles, yung lumbrical muscles, yung nasa palad yan. Eh. Yung nasa palad. For lateral strokes. Pag sinabing lateral, straight strokes. Ang cursive, dikit-dikit. Kabit-kabit na sulat. At patanong, yung parang, ay, iba pala ito. There are different types of writing instrument. What is that modern pen nib that has reserve of an ink in a special designed back or chamber that is very used, described, back or chamber is described, and useful to prevent forgeries? Kasi pag ito ang ginagamit nyo, class, yung itsura, yung actual appearance and characteristics ng sulat mo, kitang-kita, shading, ano pa, yung emphasis, kita lahat eh. The rhythm, not kita. Kaya very helpful to avoid perjury. Tinatawag tong? Yes, fountain pen. Correct. Fountain pen. Hindi pencil. Iba sagot, pencil eh. Pinampipirma ba ang pencil? Hindi naman pinampipirma pencil. At 35. A person can write with his left or right hand with equal skill. With equal skill. Tinatawag tong? What do you call that one? Who can write? Yes. The ambidextrous. Yan. Binabesta rin na to ng ambidextrous. A person can write with left or right hand with equal skill. Ambidextrous. They are known as the ambidextrous individual. Yung para mga player, di ba? Yung pag nag-layup, pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Ang galing yun. Di ba? Dribble, kaliwa't kanan, galing mag-basketball. Para yung mga taga-NBA. Pero ako, Kles, yung pinakamagaling na player na nakilala ko, hindi si LeBron, hindi rin si Jordan. Kila yung pinakamagaling na basketball player, yung kapitbahay ko. Ang galing mag-basketball, si Paring Pitong. Ang galing ni Paring Pitong. Tatalunin si LeBron. Alam mo bakit? Kasi yung kalaban nila, hindi yung kalaban nila, lamang ng 20 points. Lamang ng 20 points. Nahabol nila dahil kay Paring Pitong. Oh, 20 points ang lamang eh. 5 seconds lang natitira, 5 seconds. Pinasok si Paring Pitong. Mula sa 3-point line, tumira si Paring Pitong. Pagtira ni Pating Pitong, sakto, ubos yung oras, pumasok yung bola, labang sila isa, panalo sila. Bakit sumigaw yung announcer ng Pitong 3 points? Tumaas yung score nila. Panalo sila, champion nga sila. Lapit ni parang Pitong. Pitong 3 points. Ah? Kaya nga yung ano eh, yung pangalan ng anak nyo, class, gusto nyo maging dakilang tao, tuturuan ko yun ng technique. Pag nag-anak kayo, yung pangalan ng anak nyo, ipangalan siya ng mga siyensya. Oo, ipangalan siya ng mga siyensya. Ngari, si Ma'am Jendat, pinangalan niya yung anak niya sa isang siyensya. Ngari, si Ma'am Jendat, nag-asa, nag-anak. Pangalan mo Ma'am Jendat, ipangalan mo ano, ipangalan mo yung ano, mathematics. Pangalan mo sa anak mo, unang anak mo, mathematics. Magiging dakilang tao ka. Bakit? Tatawagin kang mother of mathematics. Di ba? Ang lapit mo nun.
Who is the mother of mathematics? Jen that po. Oh, diba? Diba? Ayos ba? Yan, ikaw anak mo, pangalan niya eh mathematics. Di ko ang tatawagin father of mathematics. Ayaw mo nun. Yan, malupit ka niyan. Okay, next. Thirty-three and thirty-six are meant to those crash lines, superfluous strokes, useful only for ornamentation and not essential to legibility of the signatures or letters. This usually occurs among writers who attempt to express some phase of their personality. Dinadagdag nila sa letra para gumanda. Yes, tinatag tong embellishment. Embellishment. These are additional strokes added to a letter or signature for ornamental purposes, pang paganda. Common yan sa mga babae, lagi ng arte ang sulat. Pwede rin rubric yan. Saan tinatawag din siyang rubric or embellishment. Yung idiosyncrasies class, ito yung mga characteristics peculiar to a person. Yung minsan pag gumuhit ng linya, diretso. May mga ganun, kahit walang ruler, di ba? Mga idiosyncrasies yun. Samantalang ang diacritical mark naman class, ang diacritical mark, an element added to complete a letter. Important element. Without this element, the letter cannot be completed. Hindi siya complete. Okay, 37. Ata pa. As an examiner question document, how will you describe the interruption in stroke caused by removing the writing instrument from the paper surface? Removal of writing instrument from the paper surface. Ito yung tinatawag na, o kayang-kaya yung sagutin yan, maning-mani na to. Yes. Pen lip. Pen lip. Siguro kung ngayon ang board exam at ang mga tanong puro QD, puro top notcher kayong lahat. Kasi nahaluan ng sosyo eh. Kaya iba nalulungkot. Kaya dapat yung mga exam, dapat puro QD lang eh. Wala nang iba, ano. Sosyo yan, daming iyakan yan, iyakan. La Leia, iyakan sila dyan. Pero dito, wala pang umiyak dito eh. 38. Ito, may dag, ano to, parang nahalo, pang ano to, pang photograph ito eh. One of the most expensive instrument for examination of documents that can show three-dimensional enlargement. Common sense, most expensive. Ano ba pinakamahal dito klas sa palagay nyo? Yes, telescopic. Siyempre, pinakamahal. Daang libo yan eh. Pangalawa, ang telescopic glass can show the three-dimensional enlargement. Ultraviolet light, mura lang yan. Wala pang limandaan yan. Infrared gadget, siguro 1,000. Polarizing light, siguro mga 2,000. Pero telescopic, kung gagamit ka nga talaga class ng common sense, yan talaga ang pinakamahal among the choices. Stereoscopic. Microscope. 39. Ito pa, kaya-kaya nyo rin ito. What light examination in which the source of illumination strikes the surface of the paper from the back or at the bottom of the document and usually effective in order to identify watermark is? What kind of light is very useful? Yung tinatawag na, yan, tama, transmitted light. Tandaan na nila sa pag nabing transmitted light, pinatatagos ang liwanag sa isang dokumento para makita yung watermark is.
Katulad ng nasa perang papel. Ang side light tsaka oblique, almost the same lang yung class, almost the same. Yun nga lang daw, sabi sa side light, meron pang term na from one side at very low angle. Merong low angle na sinasabi. Pero actually, parehas lang yan. Side light or oblique light. Useful naman yan sa mga indented writings at saka mechanical erasure. 40. Ano pa? Specimens of handwriting or transcript which is known origin. Ano tawag yan? Known origin. Specimens of writing which are known origin. Tama. Standard. Standard. Sir, walang standard. Ano pwede natin ipili yung sagot? Pag walang standard, pwede na yung exemplars. Standards or exemplars. Pero ang tamang sagot talaga yung standard. So, since walang standard, pwede na exemplars. Another one. 41. Among the following artificial light exam, what is the best light to be used in the separating erase writing, contact writing, as well as invisible writing? Anong magandang gamitin for invisible writing? Yung tama. UV light, ultraviolet light. Eh, gumagaling na talaga kayo. Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-inom ng gamot. Ha? Para tuloy-tuloy yung paggaling. Pagpapalay sa pag-inom ng gamot. Gumagaling na eh. 42. This usually results from contact with other writing. Contact. Pag sinabing contact, dumikit, pumatong. Ito yung mga tinatawag na tama. Nakatawa rin yung tawa sa joke. Actually, ang binabayaran dito yung joke eh. Hindi yung lecture. Yung mas yung nagpapamahal yung joke eh. Tama yan, Smith. Smith, yan, Smith. Mamaya natin itanong yung Bloods. May tanong tayo tungkol sa Bloods. Masakit na yung ulo ni Ma'am Romina. Alam niyo ma'am, ba't masakit ang ulo? Alam niyo madali na pagsakit ang ulo? Ang madalas na dalay ng sakit ng ulo, walang laman. Bakit walang laman? Di ba yung chan, pag walang laman, masakit din? Sumasakit? Ganun din na ulo. Pag walang laman, sumasakit din. Kaya pag sumasakit ulo nyo, baka walang laman. Ayan. Biro lang yun. Okay. Natuloy tayo. Sakit na ulo niya, parang binibiyak. Okay na daw yun. Kasi mas mahirap daw kapag masakit yung biyak kaysa parang inuulo. Mas mahirap yun. Balik na tayo. Balik tayo. Nawawala tayo sa pink machine. Si Ma'am Romina kasi. Sinimulan. Balik tayo dito. Yan, masakit pag inuulo. Loko kayo. Balik tayo dito. Ayan, natanong. Question document examination opening box comparing question and writing.
with known handwriting to determine what. Ba't natin kinukumpara yung question document from known handwriting or standard to determine what? Yung yes, any sign of forgery. Any sign of forgery. Tama yan. Then 44. Ito, madali lang ito class. Which of the following standards when an investigator requests a document on the purpose of comparative with question document? Ang standard natin, dalawa lang naman eh. Natural at saka, ano, natural at saka requisite. Requested at saka collected, di ba? Dalawang klase standard, requested at saka collected. So, hindi pwedeng natural, hindi pwedeng requisite. Ano tama sagot? Requested, tama. Made upon request. Minsan, tinatawag itong dictated eh. Kasi, it was made upon dictation. Dinidikta yung content. Hindi mo papakopya. Yan, tama. Requested. Ang collected kasi class, gawaan na. So, collectahin mo na lang yan. Gawaan na yan. All you have to do is to collect it. Tapos na siya. Collectahin mo na lang. Gawaan na siya. And next. What kind of forgery wherein copying or imitation of a genuine signature of a writing or signature or writing has to assemble the model? Kinokopya mo yung genuine para maging kamukha yung gagawin mong forged signature. Ang tawag doon? Kamukha siya ng genuine eh, pero it was created through copying or imitation panggagaya. Hindi trace. Ang trace pagbabaka, tracing process. Ito, nagawa to through copying or imitation. Pagkopya, freehand imitation. Yes, simulated. Yan, tama. Nagayas pamagitan ng pagkopya. Yung trace kasi, nagayas pamagitan ng pagbabakat. Binabakat ang trace. Tracing process yun. Yan. Ba para raw si Maria Clara, simple lang. Maria Clara, simple lang. Tuwan-tuwa si Jose Rizal kay Maria Clara eh. Maria Clara, simple lang. Mainhin ka, mabait ka. Isa ang tunay na Pilipina. Sabi ni Maria Clara, ikaw talaga ka Pepe. Binabola mo ako eh. Hindi ah, totoo sinasabi ko Maria Clara. Ikaw talaga ka Pepe oh. Pitikin ko itlog mo eh. nagalit si Maria Clara. Pitigin ko itlog mo. Ano? Loko si Maria Clara. Namimitik pa lang itlog yun. Ayan. Naalala ko lang. Si Mom Romina. Ayan ka na naman, Mom Romina. May sasabihin ka na naman eh. Oh, nagulat talaga. Na-shock eh. Kaya napunta siya kay Josephine Bracken. Balik tayo rito. Ito pa. Madali lang ito. In the history of question document exam, who was the British examiner of question document who said that an intelligent police officer can detect almost 75% of all forgeries by careful inspection of document with simple magnifiers and measuring test tools? So, gamit ulit tayo ng elimination, ha? Pwede ba si Alphonse Bertillon dyan? Hindi pwede. Kasi ang pagkakilala natin kay Alphonse Bertillon, father ng anthropometry, father ng mugshot, at father ng personal identification, so hindi pwede siya. Si Henry, pwede ba? Hindi pwede. Kasi si Henry, tinuturing natin siyang father ng fingerprint. Dalawa na lang. Between Parkinson and Harrison. Sino mas tamang sagot yan? Siyempre, si Harrison. Kaya importante lang, sanayan nyo ng gamamit ng elimination process.
Ang ganda niyan. Baka kayo na susunod na top notcher sa board exam. Kaya yung mga ano, yung mga classmates nyo, batiin nyo na. Kasi baka pa nag-top nyo, maging suplado na yan eh. Hindi ka napansin ng che, top notcher na ako. Kaya habang bata, abang di pa top notcher, batiin mo na. Congrats ha, congrats. Congrats for being number 2. Congrats for being number 2. Bakit? Ako yung number 1. Congrats for being number 1, number 2. Congratulations. Bakit? Eh ako yung gusto na number 1. Okay? Isa pa. Nanto kasi ako eh. Aren't tayo ang tukin. Next. When a document was examined, it was found out that it lacks authenticity. When the question document examined, it was found out that it lacks authenticity. Hindi halata na genuine. Kitang-kitang hindi siya mukhang genuine. And claimed by author, or another person, and not by the real author. This can be classified as what? Hindi mo pwede classify siyang disguise eh. Do not classify this one as disguise. Bakit? Kasi pag sinabing disguise, ikaw mismo nagsulat. Hindi lang tinatanggi mo. Ito claim by another author daw. Hindi pwede ang disguise dyan. Ito yung tinatawag nating simple. Tama. The other term for simple is spurious. Simple or spurious. Kasi bakit share? It lacks authenticity daw. Halata ka agad na hindi mukhang genuine, kaya lacks authenticity. Hindi ka mukha ng genuine, kaya spurious. Spurious. Kaya kung ako sa inyo class, maghahanda na ako ng ano, ng picture ko. Papalagi siya tarpaulin. Naka-ready na. May blanco na. Congratulations for being the top notcher. Huwag mo lang lagyan ng ano, ng number. Ha? Huwag mo lalagyan ng number. Para pag lumabas na yung ano, result, pay tarpaulin ka agad, ididikit mo lang yung number. Number 3, number 2, number 1. Ayan. Oh, ready na. Mo. Paskil ka agad. Naka-ready na, di ba? Ay, maganda. Ngayon, pag wala yung pangalan mo sa top 10, wala yung pangalan, kasi nilalagay lang sa dyaryo 1 to 10 eh. Malamang 11 ka. 11 ka yan. kaya pag wala ka sa top 10, ibig sabihin top 11 ka. Sigurado yun. Eh, wala yung pangalan ko sa top 10. Hindi, 11 ako. Oh, alam na. sigurado yung class. Kaya marami top 11. Eh, wala yung pangalan ko sa top 10. Hindi, automatic. Hindi, 11. Ito pa, 48. Oh, eh, wala yung pangalan ko sa top 10. Hindi, 11. Yan na lang naman yan. 48. Which of the following circumstances below best describe the importance of pen lip to prove that forgery might be committed? Ayan. Ano ang pagiging magandang papakita sa atin ng pen lip as a sign of forgery? Yung hindi pwede yung wala naman binabagita pen lip dito. Writing slowly and carefully, wala eh. Between B and C, ano mas tama dyan, class? Hindi rin pwede, class, yung B. Pen lips are usually located at the end of the word. Hindi, ah. Ang pen lip makikita sa pagitan ng ng mga salita. Diba? Disconnection in a word or letters. So, tama dyan, class, yung letter C. Multiple pen lip and the pen lip was located on wrong places. Kasi yung ating sulat class, yung ating pirma, meron talagang designated pen lip yan. And those pen lips are fixed and permanent. Kasi pag nagbago yan, iba may gawa niyan. Kaya tama letter C.
If there is multiple pen leaves and the pen leaf was located on wrong places, that is a sign of forgery. Ito pa. Pablo, an adopted son of Steve Jobs. Alam niyo na apelyido ni Pablo, ha? Kasi in-adopt siya ni Steve Jobs. Si Mom Jendat talaga. Tawang-tawa si Mom Jendat eh. Alam niyo na apelyido niya, ha? Hindi ko na dinugtong. Kasi in-adopt siya ni Steve Jobs, si Pablo. Write his new script for it is needed in their presentation. As a part of their economic subject, there is a defect on later paragraph upon his writing. He goes back over the defective portion of the writing stroke of his writing. The statement is referring to what? Tama. Hindi retracing glass, retouching. Ayan, marami pa rin nakukumpuse sa retracing tsaka sa retouching. Sa retracing glass, yung pagbalik niya sa writing stroke, kusa eh. Walang purpose na to repair. Pag meron kayo nakita ang purpose of repairing the defective portion, hindi na siya retrace, patching na siya. Patching. Diba sabi rito? There is a defect on later paragraph upon his writing. Then he goes back over the defective portion to repair. Ibig sabihin, retouching na yung class. Retouching. Pag walang repairing the defective portion, retrace lang yun, ha? Kaya wag tayo sana makonfuse. Kasi sa dami ng naalala nyo, sa dami ng tinuro sa nyo, nahalo-halo na yan eh. Kaya minsan, mix up minsan. 50. A specimen of writing which was executed without intention of changing the usual writing habits. Without intention. Kasi class, ang sulat talaga natin, kusang nagbabago yan eh. Kaya meron tayong tinatawag na writing variation. Pero ito, kung may pagbabago man sa sulat niya, hindi niya sinadya. Walang intention. Because it is executed normally by the writer. Tinatawag tong, yung sulat nyo ngayon, tinatawag na, yes, natural. Tandaan natin, ha, ang sulat natin may pagbabago yan. That is the rule of our writing. Our handwriting changes from time to time. At yung pagbabago na hindi natin intention, hindi mo sinasadya. Pag sinasadya ng pagbabago, iba na yon. Tawag doon, disguised writing. Okay? 51. Ito pa. It is an ink that was made by grinding carbon in the form of vegetable char with varnish made of natural gums and drying oils. Hindi pwede ang solid ink, tapos ink. Hindi pwede ang liquid pencil ink or liquid lead pencil. Dalawa na lang. Between stamped and printing ink or printer's ink. Ano mas tama dyan, class? Ito yung mga, yes, stamped. Tama. Kaya malaking bagay talaga, class, para mas madali ang pagsagot. Mas tumaas ang chance mo kumuha ng tamang sagot. Yung elimination process. Tsagain nyo lang. Wala namang masama pa ng tsatsaga tayo. Huwag lang kayong masyadong matagal. Baka tapos na board exam, sumasagot ka pa rin. Sobrang taga naman. May merap naman yun. Nagpasahan na, di ka pa nagpapasa ng papel. 50 rito, natural writing. Natural. These are devices for obscuring, tatakpan. Forger's intention to hide rather than manifestation and careless use of pen. That is careless use of pen eh. Anong tawag dyan, class? Hindi na to smush, ha? Hindi na to smush. Ito na yung tinatawag nating mga, tingnan natin. Yes, bloods na yan, bloods. Known as the bloods. Okay, bloods. Kasi pagka-smish, pumapatong lang siya. Parang sa mga smear campaign,
tinatakpan mo yung mga tinatakpan mo ng masamang pagkakilala yung magandang imahe ng politiko. Ay, 53. This, parang tanong kanina, umulit lang to, ni-revise lang, ni-remodify. This usually added to capital letter to become more attractive to the eyes of the reader. Hindi pwede ang crossing bar kasi ginagamit niya sa letter T. Ano yan? Diacritic ang crossing bar. Hindi rin pwede ang not kasi diacritic din yan. Lalong hindi pwede ang peculiarities. Anong tamang sagot? Yung pa rin, bird. Balbas. Para nga siyang balbas kasi sabi, sort of double hitch. The bird. Hindi pwede ang not. Kasi ang not talaga, diacritic din yan eh. An added to complete letter A, H, F, and D. Diba? Para makompleto raw. So ang bakal not, hindi siya purpose pang paganda. Ang purpose ng bakal not, para makompleto ang letra. So therefore, diacritic din siya. 54. Ito, kaya nyo rin isagot to. The specimen of writing which was executed in regular course of one's activities. Yung naisulat nyo na sa pang-araw-araw nyong gawain. Katulad ng mga sa notebook nyo. Di ba? Meron kayong notebook. Yan. Sa notebook. Sa logbook. May sulat tayo doon. Ano tawag doon? Yung collected. Tama. Collected. Wala tayong day-to-day standard. Dalawa lang ng ating standard, requested or collected. Kaya lagi kang gagamit plus ng elimination process, plus yung common sense. Then, dagdag nyo rin, importante yung stock knowledge, yung mga tinuro sa inyo. Check na check. Papasaya kayo yun. Mag-top notcher pa nga kayo. At pa. Pati Ramos. Pati Ramos, an applicant for a job, had tried to manipulate her document. Anong document na manipulate niya? Birth certificate. So that she would be fit to the age qualification. It was found out that the document contained some discrepancies in the form of addition and deletion of letters figures in the document. So, which document would this fall? Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang dokumento. Ano itatawag mo sa kanya? May changes daw, addition tsaka deletion yung ginawa ni Pati Ramos. Ito yung tinatawag na? Yes, altered. Tandaan natin last, ang isang dokumento, pag may dinagdag, may binawas, tinatawag na silang altered document. Altered na yung class. Basta may changes. Either addition or deletion. 56. What are gross features of handwriting called? Gross features. Is it class characteristics or individual characteristics? Gross features. Tinatawag tong? Yes, class characteristics. Class. Parang gross pay. Yung pangkahalatang sweldo niya. Lahat ng P1 pare-pares ng gross pay. Yan. Kasi pag class, kumaga-class pangkahalatan. Nagkakaiba lang sila sa take-home pay kasi iba-iba sila ng kaltas, iba-iba sila ng mga tinatawag nating tax exemption. Kaya pag sinabing gross, class characteristics yan. Then number 57. What is that which widens the ink stroke? Widens the ink stroke due to added pressure on flexible pen point. What is that added? Added. Widens the ink stroke. Ito yung tinatawag natin.
Yes, correct. Shading. So, lalabas last, yung cost ng shading ay yung added stroke. Ano ba yung added stroke na sinasabi? Pen emphasis. Okay? Ang produkto ng pen emphasis, nagbibigay siya ng widening of the ink stroke o nagkakaroon ng shading. Kaya kung saan may shading, meron dong pen emphasis na sinasabi. Madalas class, ang shading matatagpuan yan sa mga downstrokes na ginamitan ng flexor muscle. And next, in the examination of typewriters, what defect is encountered by an examiner which is found particularly in enclosed letters? We say enclosed letters, yung merong enclosure, katulad ng A, P, G, yung may butas sa gitna. Because the typefaces become filled with ink and also dirt. Meron siyang tinatawag na ano? Pagbara. Clog typeface, tama. Nababarahan siya, filled. Filled, napupunuan, nababarahan ng ink o kaya dirt. Isang klase ng clog typeface yan. May dalawang klase class ng typeface defect eh. Temporary at saka permanent. Pagka temporary, pwede daw tanggalin by simply cleaning the machine or replacing the ribbon. Pero pag hindi kayang linisin, hindi makuha sa linis, hindi makuha sa pagpapalit ng ribbon, tatawagin siyang permanent defect. At pa, Sally Matay is a habitual drinker. She drinks hard liquor from morning till late in the evening and almost every day. One time while under the influence of liquor, she wrote a letter to her parents asking to send some money for her tuition fee. However, her parents find it difficult to understand her writing due to high degree of variation in writing. How do you classify such changes, class? That is classified as dahil sa kanyang kalasingan. Tama. Transitory. Tama yan, transitory. Ang tremors kasi, panginginig, shaky stroke. Ba't nanginginig? Kadalasan yan, due to weakening of the nerves. May panghihina sa writer kasi maaaring matanda na or may sakit. Kaya may tremors. Pwedeng pasmado. Ayun, kadalasan kasi may panghihina, nanghihina. 60. The extra deposit of ink in the initial or terminal strokes due to slow withdrawal of the pen from the paper surface is termed as what? What is that deposit of ink? Madalas na pag gumagamit ka ng tinatawag nating mga fountain pen, nag-aaral siya ng deposit. Bilog. Tawag yan yung? Yes, correct. Nub. Nub. Tama, nub. Iba yung blunt. Para magkaroon ng blunt, walang nub. Diba? Pag sinabing na blunt, it is what we call as abrupt beginning or the abrupt ending. Pwedeng sa beginning, pwede sa ending ang blunt eh. There is no vanishing point and there is no nub. So para magkaroon ng blunt, dapat walang vanishing point at walang nub. Yung nub kasi, the presence of tiny pool of ink due to slow withdrawal of the pen from the paper surface. Nub. Yung hiatus, iba yung hiatus ha. Parang ano din to, isa rin tong klase ng gap eh. Pag sinabing hiatus, it is also a gap in a continuous stroke but without lifting the writing instrument, without lifting. Ano ang common cause ng hiatus? Ang madalas na cause ng hiatus ay yung defective writing instrument. Defective writing instrument. 61. Ito, tungkol sa tremor.
what kind of tremor that is not caused by the weakening of the nerves? Diba sabi natin ang tremors madalas caused ng weakening ng nerves? Ito naman daw, Klas, isang class ng tremors na hindi dahil sa panghihina, not weakening of the nerves, but due to lack of skill on the part of the writer. Sino ba yung may kakulangan sa writing skill? Ito yung mga tinatawag nating, yes, illiteracy. Person who are not familiar with the writing process. Tremor of illiteracy. Panginginig. Yung parang yung bata, may nakasimento yung kamay. Nakasimento. Iihisa na siya eh. Mahihi ako. Andali anak, baba ko yung short mo. Baka mabasa. Ayoko sa'yo, ma. Bakit? Naiya ka ba? Hindi. Gusto ko si Lola. Ba't si Lola pa? Nanginginig yung kamay niya eh. Ano na? Yeah. Salbahing bata eh na. May naisipin bakit ganun. Ate, ingatan niya pagbabasa. Di ko pala natanggal yung apelido nito kasi di maganda basahin eh. Ingatan niya pagbabasa. Thor performs an ornamental writing. What kind of writing? Writing and dewitting. What kind of writing movement does Thor? Pag-aalan ng basa, Thor, who, go. Huwag yung bibilisan, papangit ang basa. Thor, who, go. Yeah. Ayan ang basa niya. Trying to utilize. Ayan. Ayan, whole arm. Sir, paano po? Dalawang whole arm dito. Dalawa whole arm. Ano pipiliin mo? Yung whole arm na mas malapit sa A. Bakit, sir? Kasi normally, pag maghanap ko ng tamang sagot, for key correction, doon ka maghanap sa letter A muna, di ba? Sunod sa letter B. Kaya pag nakita mo ng tamang sagot sa letter B, di ka nalilipat ang pwesto. Maganon, yung human nature natin. So, lagi kang pipili ng sagot na malapit sa letter A. Eh, ingatan niyo ang basa sa pangalan ni Thor, ha? Pag sinabi ang pili ni Thor, who, go. Okay? Tama ba basa ko? Thor, who, go. Huwag yung bibilisan, huwag yung bibilisan. Papangit, papangit. Huwag yung bibilisan, ha? Tataka sila, ba't ganun eh? Huwag yung naisipin. Ikaw, Sir Jomar, diniretso mo. Tiniiwas ko na nga. Tariko. Loko to, Sir Jomar. Iniiwas ko na nga. Iwasan niyo yan. Huwag niyong mamano, ha? Ito pa. Iwasan niyo yan. Huwag niyo nakasi. Ayan, sasakit naman ang ulo ni Ma'am Romina nito. Halipat tayo. 63. Magre-reklamo naman siya. Sumasakit na yung ulo ko. Ayan, 63. There are only three prominent letters in the alphabet that bear this kind of characteristics. Ito yung tinatawag, yes, diacritic. Pero hindi naman totoo yan. Hindi naman tatlong letra ang gumagamit ng diacritic. Marami. Letter A. Nakabag na si ma'am. Nakabag na raw siya. Actually, class, marami ang gumagamit ng diacritic. Hindi lang. May letter A, may F. Hindi lang naman I, hindi lang naman J, hindi lang naman T. May A pa. Diba? May F. Ang gumagamit ng vocal nut, eh, diacritic din ang vocal nut eh. Pero tamang sagot dyan, diacritic. At pa, the following
are characteristics of forgery except one. Lahat to katangian ng forgery. Pero isa, katangian ng genuineness. Yung binanggit natin kanina, na dapat makita natin sa isang sulat, laging merong, ano dapat meron? Merong? Ayan, sa si Jen that the mother of mathematician, mother of mathematics. Ayan. Ah, kay Sir Noli, siya may-ari ng video kay Sir Noli. Ah, hingi ka na lang doon. Baka yung joke yung naabangan mo, wag yung joke, yung asagot lang ha. Ano yung etong ano ang sagot natin dito last? Isa dito yung sign ng genuineness eh. Yung yes, process of natural variation. Except kasi except. Lahat yan katangian ng forgery. Ah, except one. Natural variation. Sign siya ng genuineness. Yung multiple pen lips, bad quality of ink lines, a patch for appearance, sign niya ng mga forgery. Pero natural variation, sign niya ng genuineness. That is a sign of genuineness. Okay? Ata pa. Which of the following is the primary determinant of writing speed? Sabi daw kasi class, you cannot measure the writing speed. Writing speed cannot be measured precisely, but can be interpreted. It can be interpreted from finish stroke. Okay? Sabi, ang speed cannot be measured precisely, but can be interpreted from finish stroke. And what is that finish stroke? Yung written strokes. The primary determinant of writing speed. Kasi hindi nga siya nasusukat eh. Ini-interpret lang. So, saan mo siya interpret? Tingnan mo yung written stroke. Malalaman mo kung anong klase speed ang ginamit eh. Pag may mga abbreviation, mabilis ang pagkakasulat katulad sa mga doktor. Mabilis magsulat. Mabilis magsulat class ang mga doktor eh. Kaya madalas kasi gumagamit silang abbreviation. Hindi written. Written strokes. Written stroke. Yung pagkakaiba ng forgery sa falsification, truthfully speaking, hindi ko rin alam. Hindi ko masabi sa inyo direkta. Kasi batas kasi yan. Batas kasi yan. Better to ask the lecturer from your law. I'm not the proper person to say the difference between forgery and falsification. Siguro may mas magandang makasagot niyan ng ano kasi alam ko wala namang kinakasuhan ng forgery. Ang kinakaso natin falsification. Pero sa atin ang gamit nating term forgery. Pero walang kinakasong forgery. Ang madalas ang nakaso, falsification. Okay? So, eto naman class. Yung sinasabing primary determinant of speed, bakit nasagit natin, ba't natin nasabi written strokes? Ba't natin nasabi written stroke? Kasi nga sabi, you cannot measure precisely the speed of the writing. Hindi nasusukat eh. But can be interpreted from finish writing. And what is that finish writing? The written stroke. Ah, kasi sa atin kasi, sa QD kasi, iba kasi sa atin eh. Ah, sa QD kasi, ang ating forgery nakadepende dito sa mga signature. Yun lang sa atin, yun ang concern natin. Parang ganito. Diba sabi sa document refers to any case of material that contains marks, symbols, or sign? Diba document yon? Ngayon, yung sound recording ba, pwede mong tawagin document ang sound recording? Yes, tanong mo sa mga abogado, na dokumento nyo ba pag-usap nyo? Opo, sir, na-record ko.
So yung dokumento na yon, yung sound recording na yon na ginawa ng tao na dokumento niya sa pag-usap nila. Tinatawag pa lang dokumento din ng mga abogado sa mga batas o sa mga judge. Dokumento rin tawag nila doon eh. Pero sa atin wala tayong pakialam doon kasi ang dokumento natin nakalimit lang dito sa mga writing. Hindi tayo nag-examine ng mga sound recording, pero tinatawag ding document yun. On the perspective of the law or the judge or the attorney. Pero sa perspective natin, wala tayong pakialam sa mga sound recording, nakalimit lang tayo dito sa tinatawag nating written material. Okay? Pero primarily, yung sound, documentation din yun. Pwede rin siyang tawaging document. Pero tayo nakalimit tayo dito sa written material. Yan, parang ganun sinasabi. Parang photograph. Ba? Documentation. Then documenting class ang photograph eh. Isa pa, 60. So dito tayo, written strokes ha. 66. Documents become question document when blank or alteration, and this usually affects the original meaning of the document. Ano yung sinasabi diyang class na blank or alteration? Pag merong tinatawag na, yes, correct, changes. Pag may binago dyan. Pag may binago, siyempre, magbabago rin yung original meaning ng document. Katulad ng ano, yung 1, ginawa mong 4. Ay, di naman ako makita. Yung 1, ginawa mong 4. Baka na-applicate ka, sir. Dilat ka, dilat. Baka sa, kaya sa Wi-Fi mo, sa Wi-Fi. Check mo. Yung 1, ginawa mong 4. Hindi man nagbago? Nagbago yung meaning. Oh, altered yun. May changes. Poses ko. Bandwidth slow. May ganun ba? Ito class, natatanong din to. Madalas din matanong to. Masipag na. Ah, nag-freeze din ako sa'yo. Nag-freeze. Baka sa Wi-Fi natin. Which of the following is considered as earliest material that served purpose of paper during ancient time? Ah, yes, papyrus. Papyrus. Yung parchment na mga class, yung parchment, ito yung mga tinatawag nating class na mga animal leather or animal skin. Yung mga balat ng hayop, ginagamit din ng pagsulatan yan eh. Ang tawag doon, parchment. Parchment. Ata pa. When writing a holographic document as a last will, all letters are in majuscule. Ayun charta. Yung charta naman, that is Latin word for paper. Latin word for paper yung charta. Chartus, French word for roll of paper. Roll of paper. French word naman. Okay na? So ito naman, when writing a holographic document as a last will, all letters are in majuscule writing. Pag sinabing majuscule, capital letters, minuscule, small letter, minuscule, small letter. So, what is making it to be more clear and concise? Para Romas Malinaw, dapat nilagay niya sa, para Romas Malinaw, nilagay niya yung sulat niya, puro capitalized. So, what form was described in the statement that was made on that holographic wheel? Ito yung tinatawag nating ano? Mga? Yes, block style. Block style. Hiwa-hiwalay. Ang block style, isang klase ng hand lettering eh. Nga lang, monoblock capitalist siya.
black style. Kasi pag sinabing magic school, capital letters yun. Kaya black style. At pa, one point that should be considered in question document examination is familiarization of the shape and the size of individual letters of the source which was referred to as what? What is those shape and the size of individual letters? Ito yung tinatawag natin. Yes, letter form or form. The shape or the size of individual letters. Sa Pilipinas class, may dalawang klase ng form tayong ginagamit. Sa Pilipinas, ha? Dalawang klase ng letter form na ginagamit sa Pilipinas. Una-una, rounded form. Rounded. Katulad ng mga dikit-dikit, rounded form yan. Pangalawa, angular. Pag sinabi ng angular class, yung katulad ng hand lettering, angular yun. Two kinds of letter form usually used in the Philippines. Pag sinabing form, ha, shape and the size of the letters. Shape and the size. At pa, common sense din to class. Bakit sabi sa tanong, the author of typewritten document can be identified through what? Dapat to true eh. True. Through what? Yung typist yung gumawa. Pwede ba yung A, brand and model typewriter? Hindi pwede. Tungkol sa typewriter yan. We are trying to identify the author, yung tao. Design and style of typewriter, hindi rin pwede. Pang typewriter yan. Individual character of the typewriter, hindi rin pwede yan. Ang pwede lang dito kasi sa tao, yung letter D. His, yung tao, yung typist. His particular style of indention, grammar, composition, and the paragraphing. Ma-identify mo kung sino type o yung author. Tingnan mo yung grammar niya. Tamay ganun. Kahit sa police eh, malalaman mo pagka-graduate ng criminology. Anong gagawin natin pagka-graduate ng criminology? Para malaman mo. Kasi sa police may graduate ng nursing, may education, may engineer, may IT. Paano malalaman graduate siya ng criminology? Kapag ka ha? May malalaman graduate ng criminology ang isang police kapag ka hindi marunong mag-English yan. Pag nagalit, pinag-English mo nagalit yan. Criminology graduate yan. Pure-blooded yan. Yun ang madalas na question sa atin eh. Kaya pwede rin technical firm. Yun ang problema sa atin daw, di daw marunong mag-English. Hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo yun. Kasi yung ibang kurso eh, yung ibang kurso eh, yung mga nursing, pag nag-English, naintindihan natin eh. Pero sila, pag tayo nag-English, hindi nila maintindihan. Sila hindi marunong mag-English eh. Lasing, marunong na nang mag-English. Tama. Nagpa-public speaking na. Pa-public speaking. Ito, si Mekuto. Mekuto. Loyal, faithful. Totoo yun. Sabi niya, hindi kanya papalitan. Tama yun. Pero dadagdagan kanya. Totoo yun. Mekuto is a Japanese document examiner. In the course of her examination, she encountered a very important document to a particular case. However, the said document allegedly contains erasure done through mechanical abrasion, which resulted in the translucency of the document. Under the situation, what best method can be employed to detect such erasure? Infrared. Sabi natin, ang infrared, maganda to sa mga obliterated writings eh. Maganda rin class ang obliterated sa mga overwritten documents. Sa overwritten, maganda rin yan. Ano yung overwritten? Yung 1, ginagawang 4. Yung 3, ginagawang 8. Mga overwritten yun. Maganda rin yung class yung infrared. Ordinary light, mahirap ipakita yun sa mga erasure.
between oblique and transmitted. Transmitted, pwede rin eh. Between oblique and transmitted, ano mas magandang gamitin? Yes, oblique light. Oblique light. Para yung mga lubog na bahagi ng glass magkaroon ng shadow. Oblique light. Ito, tungkol naman to sa, ito. Pare-pares lang naman siya kung titignan niya. Kasi minimodify lang naman kasi minsan yung mga tanong. Kaya pinakita ko siya may mga konting modification. It is where the writing rests. Ano tawag natin doon? It is where the writing rests. Ha? Baseline. Ang tama sagot, baseline. Meron bang baseline? Wala, di ba? So, sasagot tayo ng kasinungalingan na malapit sa katotohanan. Ano pwedeng isagot dyan? Base. Base. Pangalawa, this is where the writing rests. Ano tamang sagot? Baseline. Sir, letter D po ba? Letter D, hindi. Hindi baseline yan. Baseline yan eh. Baka isagot nyo yan ha. Hindi baseline yung last. Ang base dyan, baseline. Eh, base, sumasok ito, sir, baseline. Hindi baseline yung baseline, base dyan. Kaya naman, no. Doon ka pa rin sa base. Doon ka pa rin sa base. Isa pa, puro baseline to eh. Rule or imaginary line in which the letter rest. Yan, baseline din yan. So, since walang baseline, pwede na yung base. Baseline, hindi pwede yung baseline. Baseline yan eh. Loko to. Loko. Pinakita ko lang kasi basa ba nyo, base na hindi, base din, base din. At pa, oh. It is a genuine signature used to prepare a simulated or traced forgery. Ang tawag natin, class, pag ang genuine signature ay ginamit for simulated or traced forgery, tatawagin na siyang model ba or standard? Yes. Model. Tawagin natin siyang model kasi ginamit to for preparation ng simulated or traced forgery. Kaya ang gumagamit niya mga forger. Pero pag yung genuine ay ginamit sa comparison ng isang question signature comparison purposes, hindi model ang tawag sa kanya. Tatawagin naman siyang standard. Diba? Pag sinabi standard, the basis for comparison. Yan. 74. Ito, konti na lang to. Known as the periodic increase in pressure that was characterized by the widening of ink strokes. Ang tawag dyan, class? Periodic increase in pressure. Ito yung tinatawag na additional pressure na nagkukost ng tinatawag nating widening of ink stroke. Ano ba ang nagkukost ng widening of ink stroke? Yes, pen emphasis. Added pressure or usual added pressure or additional pressure that causes widening of ink stroke or known as the shading. Diba sabi natin kanina, pag sinabing shading, widening of the ink stroke, ba't lumapad yung tinta? Due to the added pressure. Kasi pag sinabing pen pressure, class, it is just usual. It is just normal or casual pressure that was used by the writer. Yung pangkaraniwang ginagamit ng pressure. Ngayon, yung isang bahagi diyang class, nadadagdagan niya ng pressure, tatawagin niya siyang pen emphasis. Parang nagsasalita, biglang napalakas. May tone emphasis. Yan. Ito, pangatlong tanong na rin to. The same answer pa rin. These are flourish strokes which are added usually to capital letters. Ikatlong tanong na to, ano?
to give more attractive form to the eyes of the reader, also become one individual characteristics. Tinatawag ulit itong bilang, yan, bird parent. The bird. Para siyang balbas. Bird parent. 76. Ito. It is a kind of document which is executed by private person, without the intervention of the notary public or of competent public official by which some disposition of agreement is proved without intervention. And it was executed by private parties or private individual. Tinatawag tong? Yes, private document. Walang intervention ng notary public. Private. Pag sinabi kasi yung private class, hindi lahat ng tao pwedeng magkaroon access sa dokumento mo. Private, katulad ng mga diary, love letter, yung notebook mo. Di ba may sulit ka sa notebook? Yan. Private yan. Wala na pala. Last number na pala yan. Pa-explain ulit ng ano yung pa-explain? Yung ito? Private? Pag sinabing private, gawa ng private individual, tayo yun. Ah? Pag hindi siya notarized, private siya. Kasi pag na-notarized, naging public. Yung retrace tsaka retracing. Retracing tsaka patching. Ang retracing kasi, pag sinabi retracing, a stroke that goes back over the another writing stroke. Walang nilalagay, walang sinasamang salitang to repair the defective portion. Kasi pag meron kayo nabasang to repair the defective portion, iba na siyang tawag. Ang tawag na ng patching or retouching. Maparang doon sa ating photography, pag minimeasure mo yung sukat ng distansya between film plane and focal, ano? Between film plane and optical center, focal distance pa lang siya. Kaya siya maging focal length. Kapag kami nilagay na at infinity position or nilagay na at given point or given distance, nagiging ano siya, nagiging focal length na siya. Similar with retracing and patching. Sa patching, may nilalagay na to repair the defective portion. Yun ang purpose mo eh. Yun ang purpose niya, to repair the defective portion. So, thank you and good luck. Yung garland, hook yun, hook. Hook. Kasi ang garland, minsan tawag hook. Any garland. Umaga, marami kasing klase ng garland eh. Isa sa mga garland, hook. Kaya sabi, any garland form. Madalas na ugnay sa hook. Okay, thank you, and good evening. Ah, sige. Pagsusuka ng pen, hindi ko alam tawag susuka ng pen. Ah, yun. Kasi dati may tanong eh, if John Loud is for ballpoint pen, how about for fountain pen? John Loud ang naka-invento ng tinatawag nating ano, ballpoint pen. Okay? John Loud invented the ballpoint pen and the fountain pen was invented by Lewis Waterman. Ba, parang tanong dati, if John Loud is for ballpoint pen, how about the fountain pen? Lewis Waterman. Okay na? Ayan. Sige, thank you. Okay, good luck. So, paggawa na kayo ng tarpaulin, ha? Tarpaulin. Congratulations, PB'ing top number. Pag wala kayo sa top 10, sigurado number 11 yan. Sigurado. Okay. Salamat. Nakakita na ba kayo ng invisible writing? May nakita na invisible writing? Wala pa na? Wala pa? Kasi may makita ng invisible writing? Ito example, oh.
Ayan. Ito example ng invisible writing. Nakita nyo? Kita nyo? Hindi, di ba? Hindi nyo nakita? Invisible kasi. Pag nakita nyo, visible yun. Hindi nyo nakita, di ba? Invisible. O, sige, okay na. Thank you, thank you. Pahinga na tayo. Thank you, thank you. Ang elite sa typewriter yan, ang elite, pwede mag-provide ng 12 characters. We did one horizontal in 12 characters. Ang pika, 10. Kumbaga sa computer, ito yung font size. Laki. Mas malilit ang elite. Ang pika, 10. Ang elite, 10. Elite. Ang pika, 10. Ang elite, 12 characters within one horizontal inch. 12 ang elite, pika, 10. Yan. Kumbaga, size siya, size. Puno ito ng CCO. Kita mo. Alam yung example ng invisible. Okay, good night. Salamat. Okay, thank you. Bye.